Ang pangalan ng pamilya ay isang bagay na pinakaingatan natin. Ayaw nating madungisan ito upang makaiwas sa kahihiyan. Sabalit paano kapag sa isang iglap pahagawa ka ng bagay na siguradong ikasisira hindi lang ng sarili mo kundi kahihiyan sa buong pamilya mo? Makakaya mo kayang harapin ang parusang kakaharapin mo? Malapit nang ikasal si Adea sa longtime boyfriend niya. Sabalit lingid sa kanyang kaalaman na matagal na pala siyang niloko ng kanyang boyfriend sa sarili pa niyang kapatid. Althea's sister and her fiancé set her up. Nalagyan nila ng isang gamot ang iniinom ni Althea para makaramdam to ng hilot, makaramdam ng init sa kanyang katawan. Kinabukasan ng laki ang mata ni Althea na makitang may katabi na siyang lalaki at hindi niya kilala. Ipinangako niya sa fiancé na ibibigay niya ang pagkababae niya sa mapapangasawa niya, sabalit nawala ang lahat ng dahil lang sa isang gabi. Ang lalaki pala nag-iisang may-ari ng isang Black Diamond Mafia organization na kinatatakutan ng lahat. Paano kung magtagpo ang kanilang mga landas makalipas sa maraming taon? May mabubuo bang pag-ibig dahil sa kanilang anak? Subalit paano kung malaman nilang dalawa ang madilim na sikreto ng kanilang mga pamilya? Ano ang mangyayari? Handa ka bang patayin ang iyong mga mahal sa buhay para lamang sa ngaran ng paghihigante? Nakakaisang tagay pa lamang ako'y nararamdaman ko ng pagkahilo. Is it because that's how I am low tolerance in alcohol? But I don't think so. Masyado naman na yata yung iisa pa lang naiinom ko. Napahawak na lang ako sa bar counter nang muli ako mahilo. Naipilig kong ulo ko at pilit na inaaninag ang mga nasa paligid ko. Nandito kami ngayon sa isang sikat na bar dahil ito ang kagustuhan ni Ate Daniela. She wants us to enjoy that night before my wedding. Baka raw ito nang huli namin pagsasamang dalawa sa ganitong lugar dahil sa mag-iiba ng takbo ng buhay ko. Pinilit kong maglakad patungo kay Ate. Abala siya nakikipag-usap sa ilang mga kalalakihan na hindi ko naman kilala. Ate Daniela, agaw atensyon kung saan. Napatingin naman siya sa akin, ganun din ang mga kausap niya. Naiilang ako sa paraan ng pagtitig nila sa akin o sadyang baka hindi lang ako sanay. Hey, do you need something? Come here, ipapakilala kita sa kanila. Napailing na lamang ako sa kanya. Mauuna na ako, nahihilo na talaga ako at hindi ko na kaya. Anas ko at pakurap-kurap na mata ko dahil di na tinatakot na ako. Naramdaman ko na rin ang pawis sa loob ng katawan ko. Is it really because of the alcohol? Bakit masyado naman yata ang mainit? Why? Hindi pa nga tayo nagtatagal dito, oh. Come on, Althea. Minsan lang naman to, saka nagpaalam man ako kay Noriel, eh. Hindi yun magagalit. Trust me. Pasensya ka na talaga, Ate. Kahit kusunin ko, hindi ko na talaga kaya. Babawi na lang ako sa susunod. I'm sorry. Napabuntuhan nila lamang siya at sa kanya tumas nilapitan. If that's what you want, then I understand. Nagpaalam na ako sa kanya at ganun pa rin sa mga kasama niya. Pinilit ko maglakad palabas ng bar at saka pa rin yun ng isang hotel, kaya napag-desisyonan namin na mag-check-in ng para sa kung sakaling hindi nga namin kayang umuwi, dito na kami matutulog. Nakahawak ako sa mga tila railing sa gilid ng hallway para alalayan ang sarili ko. Banas na banas na rin ako at gusto ko nang alisin ang damit ko. May air ko naman kung bakit tila iniinit pa rin ang katawan ko. Kakaibang init ang nararamdaman ko ngayon. Parang imposible naman kung dahil lang ito sa ininom kong alak. Ah, headache. Inaaninag ko na maigi ang mga room numbers dahil baka magkamali ako ng papasukin. Room 4009 ang kailangan kong hanapin. Inisa-isa ko ang mga room numbers kahit na nalabaw ang mga paningin ko. Ipinilig ko saglit ang ulo ko pero parang mas lalo ako nahihilo. Room 4004, room 4005. Anas ko sa mga numbers pero napakulat na lang ako ng noo nang biglang 4009 na kaagad. Hindi ba't room 4005 ako natapos? Bakit room 4009 na kaagad? Hindi ko na yun pinansin. Kukunin ko na sana ang susi sa bag ko na mapansin kong bukas lang ang pintuan. May pumasok pang staff dito kanina para hindi ito may sarado. Binaliwala ko na lamang yun saka ako pumasok sa loob at inalis ng lahat ng damit ko. Iba kasi talaga yung init na nararamdaman ko. Para bang may hinahanap pa? Hindi ko maintindihan. Gamit na natitira ko malakas, nagtungo ko ng kama para makahiga. Pabagsak kong inihiga ang sarili ko at pinikit ang aking mga mata. Kinapaka pa akong unan para yakapin pero nang may mahawakan ang kamay ko, yun ang niyakap ko. Napakunot pa ako ng odal, tilang tigas naman yata. Ano bang una nila dito? Kahoy o bakal? Pero dahil ramdam kong init ang bagay na yun, hindi ko na inisip pa at mas lalo kong dinikit ang katawan ko ron. Ang sarap-sarap sa pakiramdam at tila mas lalo ko nakaramdam ng init. May hinahanap ang katawan ko na hindi ko maintindihan. Naramdaman ko ang paggalaw ng kama, ganun na rin ang naging niyayakap ko. Dinig ko pa rin ng tila isang ungol. Dahan-dahan ko minunat ang mga mata ko nang may humaplos sa pisngi ko. Ano bang klaseng panaginip to? Bakit may isang lalaki dito sa kwarto ko? Para siyang anghel sa sobrang perfect na mukha niya. Namumungay din ang mga mata niya at halatang kagagaling lang sa pagtulog. Am I really dreaming? Bakit isang lalaki hindi ko kilalang nakikita ko sa panaginip ko? It should be Noriel at wala ng iba.
"What are you doing here, beautiful lady?" he asked in his husky voice. "Bakit pati ang boses niya ang gwapo? This is my room, you jerk. I should be the one who's asking you that. What are you doing here?" Pagtataray ko. Hanggang sa panaginip pa na may nagtataray pa rin ako. "Dapat lang, ikakasal ka na, Althea, kaya umayos ka. Hindi dahil sa gwapo nakikita mo ngayon ay maghuhumaling ka na." "Am I really dreaming?" "Bakit ang linaw-linaw na mukha niya?" Napatitig ako sa kanya nang umisi siya sa akin. Ang mga titig niyang tila tumutunaw sa pagkatao ko. Nagtayuan ang mga balahibo ko nang haplosin niyang muli ang dalawa kong pisngi. "Alam mo kung anong ginagawa ko sa mga katulad mong minumura ko? I will punish them as I want. No one dares to curse me dahil maging ikaw, hindi mo yung magugustuhan." Ang baritono niyang boss nakakapangakit. Nakatitig lang ako sa mata niya at nakakaramdam ko ang pagtuyo ng labi ko ay binasa ko yun gamit ang dila ko. Kita ko naman mas nalo siya napangisi. Dalawang beses ako napalunok ng titigan niyang labi ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko nang dahan-dahan niyang lilapit sa akin ng mukha niya. Anong klaseng panaginip ba to? Dala pa rin ba ng alcohol at hanggang dito'y nararamdaman ko ang pag-iinit ng katawan ko? "Huwag mo akong hahamunin, young lady. And now don't you dare stop me." Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at pinikit ko ang mga mata ko. Naramdaman ko na lang pagdampi sa labi niya sa akin at parahan niya ako inalikan. Mas lalo nagliyabang nararamdaman kong init. Hindi ko na lang namalayang kinawit ko na rin sa batok niya ang mga kamay ko at sinabayan siya sa paghalik sa akin. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. "I want more. I want more than this." Nahihiya pa ako napatingin sa kanya nang masana uli akong halik sa kanya. Subalit pahaganis ang lumayo sa akin. Ramdam ko ang pamamula ng mga pisngi ko dahil doon. "Don't worry, I'll be gentle," aniya. Naguguluhan man ako sa sinabi niya, tinignan ko na lang siya. Pinanood ko siya kung paano niya inalis ang suot niyang pang ibaba at tuloy nang pumaybabaw sa akin. Muli niyang ibinalik sa labi kong labi niya at marahas na hinalikan para tuloy magkakasugatan labi ko dahil sa paraan ng paghalik niya sa akin. Hinayaan ko siya sa gusto niyang gawin. Sa bawat ginagawa niya sa akin ay mas nalo ako nag-iinit. Hindi na ako makapaghintay na tuloy niya akong angkinin. Hindi naman itong una kong pag-inom ng alak pero bakit ganito ang epekto sa akin? Hanggang panaginip ramdam na ramdam ko pero panaginip nga ba ito? Dahil ramdam na ramdam ko ang lahat at tila ba totoo ang mga nangyayari? "Aha!" Daing ko nang maramdaman ko ang pagkapunit sa bandang gitna ko. Tinignan ko ang lalaking ito at bakas pa sa kanyang mukha ang gulat. Gulat dahil ba sa hindi ako magaling? Or is it because I am still a virgin? "Damn! Akala ko hindi ka na birhen. Stop me now!" Aniya para naman ako ng lumo nang gusto niya akong pahintuin ko siya. "Bakit naman ngayon pa? Ngayon pa kung kailan gusto ko nang ituloy niyang ginagawa niya." Umiling ako sa kanya at seryoso siyang tinignan sa mga mata niya. "No, continue what you are doing. Please, I'm begging you." Nahihirapan ko pang anas sa kanya. Hindi ko na rin makilala ang sarili kong boses dahil doon. Paano ko nagawang magmakaawa sa kanya para lang ituloy kung anong ginagawa niya sa akin? "Are you sure? It will be hurt." Nag-aalalangan pa rin niyang saan. "It's okay, just continue it. Damn." Halos hindi na ako makapag-intay na saad sa kanya. Gusto kong gawin niya ng bagay na yun. Hindi ko maunawaan ang sarili ko. Matagal nang hinihiling ni Noriel ang tukos sa bagay nito pero sinabi ko sa kanya na ibibigay ko sa kanya sa araw ng honeymoon naming dalawa. Pero sa isang panaginip lang ibibigay ko ng ganun kalali sa isang estranghero? "My pleasure, my queen." Mapangasar pa niyang aniya. Daan-daan na siyang gumalaw papalaob sa akin. Bakit ang sakit? Bakit ramdam na ramdam ko ang sakit gayong sa panaginip ko lang naman ito nangyayari? Napuno ng puro ungol ang loob ng kwartong ito kasama ng lalaking hindi ko kilala. Posible ba talagang mangyari ito sa panaginip? Hindi ko alam. Hindi ko pa mamaintindihan ang sarili ko dahil alam ko, gusto ko rin kung ano nangyayari dahil ito ang init na hinaharap ng katawan ko. Matapos namin gawin ang bagay na yun, naramdaman ko pa ang pagbagsak ng lalaking ito sa ibabaw ko. Pareho kaming hinihingal. Gusto kong titigan ang mukha niya pero tinatangay na talaga ako ng antok. Gusto ko pa sana makita sa huling pagkakataon ang mukha ng lalaking ito sa panaginip ko pero mabigat na ang talukap na aking mga mata para buksan ko pa. Naramdaman ko na lang ang paghalik niya sa noo ko. "Good night, my queen." Muling aniya saka nahiga na rin sa tabi ko. Nawala na nararamdaman kong init at tuloy na rin akong tinangay ng kadiliman. Hindi ko alam kung bakit ako masaya, kung bakit ako nakangiti habang inaalala ang mukha ng estrangherong yon. Kinabukasan, nagising ako dahil sa sakit ng aking katawan. Hindi mo mawari kung nagtrabaho ba ako na mabigat kahapon para sumakit ng ganitong katawan ko. Kinusot-kusot ko ang mga mata ko saka ako ito'y minulat. Inalala ang mga nangyari kagabi. Iniwan ko na nga pala kagabi si Ate Daniela sa bar dahil nahihilo na ako. Bakit naman ang bilis kong nahilo sa isang tagay lang tapos lady strings pa? Naalala ko pa yung weird kong panaginip. What was that? Did I really gave myself into a stranger? Kilabutan ka nga, Althea? Bumangon ako sa kama.
Napatingin ako sa sarili ko nang buha ba ang nakasuot sa aking kumot. Nanlaki na lang ang mata ko na makita kong wala na akong saplot pang itaas. Oh my God, what happened? Gulat ko pang tanong sa sarili ko. Hinawakan ko ang kumot at dahan-dahan kong tilingnan pa sa ibaba ko at napanunok na lang ako na wala talaga akong saplot. Hindi ko alam kung lilingon ba ako sa katabi ko dahil natatakot ako. Paano kung may katabi nga ako at may nakasama ko kagabi? Ang malalapay ginawa talaga namin ang bagay na yon. Napanunok ako sa kadahan-dahang lumingon. Nananalangin na sana'y wala akong katabi pero bagsak ang balikat ko na makita ko ang lalaki na katalikod sa akin dahil nakadapa siya. Anong ginawa ko? Hindi ba yun panaginip? Okay lang na binigay kong sarili ko sa lalaking hindi ko kanila sa panaginip, pero wag naman sa totoong buhay. Inis ko pang saad sa sarili ko. Tinignan ko sa sega mga nagkalat namin mga damit. Dahan-dahan ako umalis sa kama at napadaing na lamang na ang maramdaman ko ang pagkakahapdi sa pagkababae ko. Damn it! Gusto kong sumigaw sa sakit. Tinaes kong sakit na nararamdaman ko at sinuot ko na ang mga saplot ko. What did you do, Althea? Napatigil ako sa paglalakad ng gumalawang lalaki sa kama. Tinignan ko ang itsura niya at katulad na nasa panaginip ko. Ang buo ba mo, Althea? Anong ginawa mo? Huwag kang mamula at matulog ka, please. Anas ko pa. Nang mapansin kong kinakapa niyang kama, nagtungo ko sa gilid ng kama para ibigay sa kanyang dalawang unan. Nang yakapin niya, napatigil na rin siya sa paggalaw. Nakahinga naman ako na maluwag dahil doon. Kinuha ko na rin oportunidad na yon para makatakas. Paglabas ko ng kwarto, tiningnan ko ang room number kung sino ba sa aming dalawa ang nagkamali. Pero sure akong tamang kwartong pinasok ko kagabi. Napakunot pang noo ko na may mapansin akong mali sa room number. Tiningnan ko ang magkabilang kasunod niyang room number at ang pagigitansa ng room number 4005 at room number 4007. Tiningnan ko maigi ang room na pinasok ko kagabi. Napaawang na lang ang bibig ko na nabaligtad nga ang number 6. Hindi siya room 4009 kundi number 4006. Oh God! Ano nangyari? Ibig sabihin ako ang nagkamali ng pinasok na kwarto kagabi. Mabilis akong umalis ng hotel at di ko nalam kung nasan na si Ate Daniela. Baka nakauwi na yun lalo pa tanghali na. I hope Daddy will not be mad at me dahil hindi kami sabay na umuwi ni Ate Daniela. Halos man lumo ko na malala kung hindi pa naginip ang lahat. Hindi ako nananaginip kagabi at lahat ng mga sinabi ko sa kanya ay totoo rin. Napasapo na lang ako sa noo ko. What have you done, Althea? Malapit ka ng ikasal. Konting tiisa lang tapos na, hindi ka pa umabot. Hindi pa umabot yung iniingatan mo. At ang malala sa hindi mo pa kilalang lalaki ibinigay. Ano ang papaliwanag ko kay Noriel? Anong sasabihin ko sa niya kapag nalaman niyang hindi na ako malinis sa babae? Kapag nalaman niyang hindi na ako birhen? Gusto kong batukan ang sarili ko pero masakit pa rin ang ulo ko. Anong gagawin ko? Paano kung iwan niya ako after the wedding? Should I tell him the truth bago ang kasal namin para malaman ko kung iiwan ba niya ako o hindi? Of course, he will get mad at me. Matagal na niyang gustong gawin namin ang bagay nito dahil matagal na naman kaming dalawa. Tapos na ibigay ko lang sa iba. Bagsak ang balikat kong pumasok sa bahay. Nakita ko na rin ang kotse ang ginamit namin ni Ate Daniela kaya malamang nakauwi na siya. Ano ay papaliwanag ko sa kanilang lahat? Nanginginig ang kamay kong pumasok sa loob ng bahay. Nagulat na ako na salubungin ako ng isang malakas sa sampal. Para ako mabibingay sa pagkakasampal sa akin. Nagulat ako na salubungin ako nito. What have you done, Althea? What do you think you're thinking, ha? Huh? Galit na sali nani. Bakit ba siya nagagalit? Ano nagawa ko? Kuntong ko lang ito sa hindi ako nakawes sa kasabay ni ate. Ang babaw naman yata. Tinignan ko si daddy at gagalit siya sa galit sa akin. Dad! Halos nanginginig ng boses ko. Baka magalit si daddy lalo na kung may nagawa kami pagkakamali pero ngayon, niya lang ako pinagbuhatan ng kamay. Anong ginawa mo, Althea? You slept with a stranger last night? Halos mabingi ako sa sinabi ni daddy. How? Paano nila nalaman ang tukos sa bagay na yun? Tinignan ko si Ate Daniela pero nakayuko rin siya at masalo ko na nagasakin na tatayuan ko na makita ko si Daniela nasa likod ni ate. He looked at me at his disappointed eyes. Naiiling pa siya nakatingin sa akin. Noriel? Tawag ko sa pangalan niya nang tumalikod siya. Gusto ko na lang maiyak. Para nagkaganto ang lahat ang dahil sa isang gabi. Nakagat ako ng aking pangibabang labi. Saka ako tinignan si daddy. What now, Althea? Ano lang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila kung anong ginawa mo? I did not raise a child just to step with a stranger, you stupid woman. Sigaw pa ni Danny. Sige, matatanggap ko naman lahat na masasakit na salita sa inyo. Pero si Noriel ang gusto ko makausap. Gusto ko magpaniwanag sa kanya at sabihin hindi ko siya niloloko. Alam ko namang yun na nasa isip niya ngayon eh. Daddy, hindi naman po ako ganang babae eh. Hindi ko lang po talaga alam yung ginagawa ko kagabi. Because you're drunk. Kailan ka pa naging naman sobra, Althea, ha? Hindi naman po ako nag-inom ng marami eh. Iisa pa nga lang yung naiinom ko, Dad. Nilingon ko si Ate Daniela para kampihan niya ako. Ate,
Tell it to Dad, please. Alam mong hindi ako nag-inom na marami kagabi. Nagpaalam nga ako sa'yo, alas 8 pa lang, di ba, Ate Daniela? Nagmamakaawa kung saan sa kanya pero iniwas sa akin ang paningin niya at yung muko. Halos bumagsak ang balikat ko nang wala akong marinig na sagot sa kanya at nanatili siya na kayo ko. Maaga kang umalis. For what, Althea? Para magawa ang gusto mong gawin with that stranger? It's not like that, Dad. Please believe me. Nailo ko kagabi kaya hindi ko alam na ibang kwarto na pala yung napasok ko, Dad. Umiiyak ko ng wika sa kanya pero napailing lang siya sa akin. I expect too much about you, Althea, but you disappoint me this time. Don't you ever go outside kung ayaw mong itakwil na kita bilang anak. Nangihina mga tuhod kong bumagsak sa malamig na sahig ng talikuran ako ni Daddy. Tiningnan ko si Ate Daniela at sumunod siya kay Daddy. Alam ni Ate Daniela kung ano nangyari kagabi pero bakit niya ako tinalikuran? Bakit di niya ako tinulungan na magpaliwanag kay Daddy? Paano ko sasabihin ang lahat kay Noriel? Saan ko sisimulan? Sana panaginip lamang lahat. Sana nananaginip pa rin ako hanggang ngayon. Bagsak ang balikat kong umakit ng kwarto ko. Dito ko na lang ba masisirang lahat? I hope that Noriel will understand me pero paano? Saan niya ako maintindihan if I betrayed him before our wedding? Bakit ba sa kwarto pa ng lalaki yun ako nagpunta? Bakit hindi nilang sa isang babae nagmamayari? Sana naging babae na lang siya para okay lang kahit ibang kwarto na pasok ko. Nahiga ako sa kama ko at niyakap ang unan ko. Hinayaan kong lumandas sa mga luha ko. Nasasaktan na ako kapag iniisip kong iniiwasan ako ni Noriel o mas malala ay iwan niya ako. Hindi ako makakalabas ng bahay dahil kapag sinabi ni Daddy, kailangan naming sundin. Napasingot na lamang ako. Nagkasipon pa ako dahil sa kaiiyak ko. I cannot imagine my life without Noriel. Matagal na kaming dalawa at isang linggo na lang ikakasal na kaming dalawa. What will happen to our wedding? Kompleto ng lahat. Ayaw na lang ang hinihintay naming dalawa. Wala na akong pakialam kung sino lalaki na kasama ko noong gabing iyon. Gusto ko siyang isumpa pero ano bang magagawa niyang kasalanan sa akin? Ako ang pumasok sa loob ng kwarto niya. Siguro nga maswerte pa ako ng dalingdi killer ang napuntahan ko. Bakit ba kasi hindi lang ako hinayaan kagabi? Sana nirespeto niya na lang ako bilang babae. Bakit niya sinamantala ang kaligayan ko? Napabuntong hininga na lamang ako. Sinabihan niya akong sabihan ko siya kung titigil niya. Pero nung ginawa mo, Althea, ikaw pa nga ito nagmakaawa na ituloy niya. Nabatukan ko na lang ang sarili ko. Hindi ka na nahiya, Althea. Lumipas ang araw na yon, hindi ako lumalabas ng bahay. Wala nang kahit isa nag-abala na puntahan ako at tanungin kung kumain na ba ako. Nasanay akong sa tuwing kakain ay pinapatawag lang ako ni Daddy pero ngayong araw, wala silang pakialam sa akin as if that I really like what has happened last night. Gusto kong puntahan si Noriel. Sasabihin ko sa niyang lahat dahil alam ko namang mahal niya ako. Nagbabaka sakaling mapatawad niya pero hindi ako makalabas ng bahay dahil napakaraming gwardya sa labas para lang pintuan. Ganyan si Daddy. Kapag sinabi niya, gagawin niya talaga. Ilang araw na ako naghihintay ng reply ni Noriel pero na isang text wala man lang dumarating. Napabuntong hininga na lamang ako. Wala akong ibang pinupuntahan kundi ang kwarto at ang garden. Napalingon ako na may makita akong tao sa gilid ng mga mata ko. Noriel, anas ko't mabilis na tumayo na siya ang makita ko. Nilingon niya lang ako, saka tinalikuran din ako. Noriel, sandali. Tawag ko sa kanya. Mabilis ko siyang pinuntan at tinarang ang daraanan niya. Bakas ang lungkot sa mga mata niya. Nasasaktan din ako makita siyang ganyan. Mag-usap naman tayo, oh, please. Nabuhayin ako na nagpunta siya rito, lalo pat ilang araw na siyang hindi pumupunta rito. Ano ba bang dapat natin pag-usapan, Althea? Kitang-kita ko kung paano mo ako niloko. Kitang-kita kita kasama ng laki yon sa iisang kama. Kitang-kita ko mga nagkalat na damit sa sahig. Tell me, ano ba bang ipapaliwanag mo sa akin? Napailing ako. Did you saw me? Hindi ko maituloy ang sasabihin ko dahil parang binibitak ang puso ko. Mabait siyang umiti, saka ako tinignan ng diretso sa mga mata ko. Hinanap kita ng gabi yun at wala nang sasakit na marinig ang mga ungol mo kasama ng lalaking yon. Am I not enough, Althea? No. Iiling-iling ako sa kanya. You are more than enough, Noriel. Please believe me. Hindi ko alam ang ginagawa ko ng gabing yon. Please, baby, forgive me. Pagmamakaawa ko sa kanya. Akma ko sanang hahawakan ng kamay niya nang bahagya siyang lumayo sa akin. This is enough, Althea. Tama ng ginawa mo sa akin. Tama ng pagpapahiya mo sa akin. Kalimutan mo na lang lahat. Wala nang kasal magaganap. Mas lalo pa akong umiling. Nang umiling sa kanya. Noriel, pag-usapan naman natin to, oh. Please don't do this. Inaamin ko naman nagkamali ako pero ikaw yung mahal ko. Ikaw yung gusto ko makasama na bumuo ng sariling pamilya. Please don't cancel the wedding. Ang tagal natin tong hinintay, hindi ba? Konting tiis na lang eh. Please, Noriel. Umiiyak kong sad sa kanya. Hindi ko kaya. I really love him at hindi ko alam kung paano ko kakayanin kapag iniwan niya ako. Hinawakan ko siya sa dalawa niyang kamay at nagmamakaawang huwag niyang gagawin yon.
Huwag niya akong iiwan pero nanlumo na lang ako nang tanggalin niyang kamay ko nakahawak sa kanya, saka siya lumayo sa akin. Ninahal din naman kita, Althea, but seeing you with another man in a bed, hindi ko alam kung paano kita mapapatawan. Palagi mong sinasabi sa akin, ibibigay mong sarili mo sa mapapangasawa mo, but what happened? Ang akala ko ay akong hindi makapaghintay sa honeymoon nating dalawa, but I think I was wrong. Isang linggo na lang, Althea, isang linggo na lang, ikakasal tayong dalawa. We should end this damn relationship. Don't worry, wala kang mabayaran sa mga nagastos natin sa kasal because I still love you. Mas lalo ako naiyak sa sinabi niya. Does he really want to end this relationship? Pero bakit? Alam ko may pagkakamali ako pero bakit kailangan pa yung tapusin ang relasyon naming dalawa? Okay lang sa akin kahit irisked ang kasal namin pero wag naman sa iiwan niya talaga ako. I have to go. Aniya, saka ako tinilikuran. Sinundan ko siya ng tingin at nanlalabo ang mga mata ko nakatingin sa kanya dahil sa pag-iyak ko. Kitang-kita ko kung paano niya inalalayan si Ate Daniela at tinawakan ako sa bewang niya. Walang humpay ang pag-iyak ko dahil ang sakit-sakit na ang dahil lang sa isang gabi na walang lahat ang pinapangarap ko sa buhay. Kung pwede ko nang ibalik ang oras, gagawin ko. Hindi ako sasama sa parting sinasabi ni Ate Daniela. Hindi ko nalang sana inamang alak na binigay sa akin ni Ate. Baka sakaling napigilan ko ano nangyari. Simula na makipaghiwalay sa akin si Nariel ay si Ate Daniela na ang palagi niyang kasama. Nariel is one of our trusted father people. Kapag lumalabas ako, siya ang palagi kong kasama para bantayan ako. Pero ngayon si Ate Daniela na ang binabantayan niya. Kinausap ko na rin si Ate Daniela na sabihin niya lahat kay Noriel, pero parang wala siyang pinapakinggan. Iniwan niya na lang ako sa ere. Dad, please, don't do this. Ayos lang po sa akin manatili dito sa bahay pero huwag niyo naman po sana akong paalisin. Pag mamakaawa ko kay Daddy, hanggang ngayon galit pa rin siya sa akin. I cannot blame him dahil naging mabuting ama naman sa amin. Hindi niya lang matanggap ng anak niya nakipag one night stand. You need to hide, Althea. Doon ka muna magstay sa bahay natin sa New York. Hindi ko alam kung anong iaarap ko sa business partners ko kapag nalaman nilang ang bunso kong anak ay gumawa ng isang bagay na hindi katanggap-tanggap. Nakakahiyang madungi sa mong pamilya natin. Bakas pa rin ang galit sa kanya. Inihanda niya ng lahat sa pag-alis ko. Hawak-hawak ko malaking kumuleta para hindi isakay sa sasakyan dahil ayaw kong umalis. Hindi pa kami nagiging okay ni Noriel. Ikakasal pa kaming dalawa. Alam ko naman galit lang siya. Kapag umalis ako, paano pa namin maayos ang relasyon naming dalawa? Dad, please, nagmamakaawa ako sa'yo. Hindi ako lalabas ng bahay. I promise, pero wag niyo naman po ako ipapadala sa New York, please. Nakapag-desisyon na ako, Althea. You are going to the New York now. At hindi ka babalik dito hanggat hindi ko sinasabi. Napailing ako. I don't want to go there. Ayoko. Ano ba? Ibalik yung mga gamit ko. Umiiyak ko ng wika nang makuha nila sa akin ang maleta ko at isinakay na yun sa kotse. Tinignan ko pa si Daddy na magmamakaawa pero masyado matigas ang puso niya. Ayaw niya makinig sa akin. Bakit kailangan pa niya ako itago sa New York? Hindi naman lumabas sa mga news ang tungkol sa nangyari sa akin. Ganyan na ba talaga sila? Mas pipiliin nilang mailay yung mga anak nila sa akin basta wag lang madungi sa naniingatan nila mga pangalan. Kahit pakipag-away pa ako sa mga tauhan ni Daddy, magsasayang ako ng lakas ko. Wala ako nagawa kundi manahimik na lamang sa loob ng eroplano at tiniyaang lumandas sa mga luha ko. Can I have wine, please? Dinig kong sad sa likuran ko. Pamilyar sa akin ang boses niya pero hindi ko alam kung saan ko narinig. Wala akong oras para isipin pang manly voice niya. Si Noria lang iisipin ko ngayon. Alam kaya niya na ipapadala ko ni Daddy sa New York? Kung alam niya, hindi malang ba niya ako naisipang puntahan ako sabihin si Daddy? Is he really mad at me? Are you really sure, sir, that you want to find that woman? Muli ko narinig sa dalawang nag-uusap sa likuran ko. Napabuntong hininga na lamang ako. Hahanapin din kaya ako ni Noria kapag ako nawalan? Bakit ko pa kasi pinapakinggan ang dalawang nag-uusap na yan? Damn! Just find her! Kung kinakailangan halugugin na mo ang Maynila, gawin mo. Maotoridad pang sad ng lalaki. Silang dalawa lang ang pinakamaingay dito. Parang pamilyar talaga sa akin ang boss ng lalaking yun eh. Naalala ko naman ang lalaki na kasama ko sa kwartong yon. Posible kayang siya yon? Kung kakausapin ko kaya siyang sabihan lahat ni kay Noriel na hindi naman namin sinasadya ang nangyari. Mapapatawad kaya niya ako? Mabilis akong tumayo para lingunin ang nasa likuran ko, pero wala na yung isang lalaki. Sinundan ko ng tingin ang isang lalaking papalayo na, at nang mawala siya sa paningin ko, ay tinignan ko naman ang kasama niyang lalaki. Do you need something, miss? Tanong niya sa akin. Inilingan ko na lamang siya. Para saan pa para kausapin ko siya? Hindi ko na mababago yung naibigay ko ang pagkababae ko sa estranghero. Saka ano pating gagawin niya rito? Wala na rin silbi dalang namang oras, bababa na rin kami ng New York. E sinandal kong ulo ko sa bintana, tinignan lang ang mga ulap at ang mga kulay green sa ibaba. Sana tawagan pa rin ako ni Noriel. Sana ma-realize mahal pa rin niya ako at ako pa rin ang pakakasalan niya. Muli ko naramdaman ang paglandas ng isang mainit na likido sa pisngi ko.
Nasasaktan ako kapag naisip kong hindi ko siya makikita. Walang kasiguraduhan kung kailan ako babalik, kung aabutin ako ng ilang buwan or worst ilang taon. Natatakot akong pagdating ko yung may ibang pamilya na siyang binubuo. Kung sa bagay, hindi ko naman na siya masisisi na matagal na niyang pinapangarap yun, pero sinira ko lang sa loob ng isang gabi. Sana'y mapatawad pa rin niya ako at kung paano niya ako natiis na hintayin ng maraming taon. Sana'y mahintay niya ulit ako ngayon. Hayaan niya sana ako mapatunayan ako sa kanya that I truly love him. Para ko lang tanggulin na hilahilang maleta ko na makalapag kami. Wala akong ibang narinig sa paligid ko. Kung dati excited ako tuwing nakakarating ako dito, ngayon hindi na. Ouch! Daing ko na may makabangga sa akin. I'm sorry miss, nagmamadali lang ako. Anas niya. Tinignan ko siya pero tumaliko din siya kagad sa akin. I am sorry miss, nagmamadali lang ako. Bakit ba kanina ko pa narinig ang pamilya ng boses na yun? Pinanood ko na lang matikas yung pangatawan na papalayo sa akin. Naipilig ko na lang ulo ko na maalala ko na naman kung paano ko hinawakan ang katawan ng lalaking yon. Bakit ka pa ba siya naaalala? This is his fault. Kung hindi lang sana pinainit ang katawan ko, hindi mangyayari yun sa aming dalawa. Masaya na sana ako ngayon sa paganda sa kasal namin ni Noriel. But here I am. Nasa New York palitago ng sarili kong ama. Maging siya, kinakahiya ako. Hindi ko naman yun sinasadya eh. Bakit ganun na lamang tingin nila sa akin? Umaasa ako magagalit lang sa akin si Noriel pero hindi ko inaasahang napakabilis na makikipaghiwalay sa akin. Nakapaganda na ako ng pagkain mo, iha. Nakapamili na rin ako ng mga gamit mo. Nagkaisa silang lahat sa closet mo. Saan ni Yaya, Ben? Siya nang tagapangalaga ng bahay namin dito. Bakit pa po? May mga damit naman ako dala sa kabaka. Pauwiin din ako agad ni Daddy. Walang buhay kong sagot sa kanya. Ang sabi ng Daddy mo, mananatili ka rito ng dalawa o hanggang tatlong taon. Kaya ipinamili na kita ng mga gamit mo. Po? Napabalikwas ako, tinignan si Yaya Belen pero seryoso sa sinabi niya. Tatlong taon? Hindi yun pwede. Bakit naman ganun katagal? Hindi ko na yun kaya, I need to talk to Noriel. Yun ang bili niya sa akin. Itong passport mo, kunin mo lang sa akin kapag sinabi na ng daddy mong babalik ka na. Napatingin lang ko sa hawak ng passport ko. Hindi ko na malayang nakalkal niya ng gamit ko. Are they really serious? Anong buhay pa ito nangyayari sa akin? Samantala, inilapag na ni Isabel ang dala-dala niyang suitcase na makarating siya sa office niya. What happened to your search operation? Seryoso niyang tanong dito. Naiiwas naman ni Samuel ang paningin sa boss. I am sorry sir but we can't really find where she is. Nakayoko niyang sagot. Tumalim naman ang mga tingin ni Isabel kay Samuel. Hindi na mga tingin ng diretso si Samuel kay Isabel dahil hindi mo gugusto yung magalit to. Hinanap mo ba talaga siya? Alam ko yung ginawa mo kagabi. Nagbar ka. Sabi ko hanapin mo siya pero anong ginagawa mo? Don't make me mad, Simon. Alam mo naman kung anong kaya kong gawin sa mga taong katulad mo. Malamig niya ang ani niya. Napalunok na lang si Samuel. I went there to find her, sir. Pinupuntan ko lang mga lugar na posible niyang puntahan. Bakit mo siya gustong hanapin kung ganun siyang klaseng babae? Tanong ni Simon. Kilala nila si Isabel dahil para sa kanya, ang mga babae isang laruan lamang. Mga tagapagpasaya sa mga lalaki sa kama. Natigilan naman si Isabel. Hindi rin niya alam kung bakit pa nga ba niya hinahanap ang babaeng yon. Gayong isang gabi lang naman ang nangyari sa kanila. Tinignan ni Isabel si Samuel. She is not that kind of woman, Samuel. She is not. May diin niyang sagot sa panghuli. Dalalam na alam niyang hindi katulad ng mga bayaran ang babaeng nakasalo niya ng gabing iyon. May nakita rin siyang bahay ng dugo pagkagising niya. Pero wala ng babae at hindi niya alam kung bakit hindi niya naman ito kilala. Tila nababaliw siya para hanapin ang dalaga. Hindi lang naman ito naikama niya pero tila iba ang epekto niyon sa pagkataon ni Isabel. Okay sir, I'll find her. Yokong wika ni Samuel, saka lumabas sa office ng boss. Lumipas ang mga araw, linggo at hindi lang buwan kundi apat na taon. Apat na taon na lumipas at abala naman si Althea sa pag-aayos niya ng mga gamit niya. Inilalagay niya na ito sa maleta niya. Apat na taon siya natili sa New York at ang tanging kasama lang ang yaya niya na at ang hindi niya inaasahan darating sa buhay niya. Ang bunga ng isang gabing hindi sinasadya. Hindi niya gustong pagbubuntis niya noon dahil hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap na nabuo ang isang makasalanang gabi, ang gabing kinamumuhian niya, ang gabing isinusumpa niya nangyari. Gusto niyang patayin ang bata dahil bunga lamang siya ng isang pagkakamali. Nabuo siya na walang pagmamahal sa pareho niyang mga magulang. Ni hindi nga kanila ni Althea ang ama ng dinadala niya eh. Tanging sa mukha lang, hindi na rin siya nag-abala pang hanapin dahil baka... Bakit pa niya hahanapin ang isang taong halos sumira ng buhay niya? Maraming nawala sa kanya ng mga panahon na yon. Ang pinapangarap niyang kasal, tila isang bulang naglaho. Ang tiwala sa kanya ng kanyang ama ay nawala. Unti-unti rin nasisira ang relasyon nila ng ate Daniela niya. Nakulong siya ng apat na taon sa New York.
Hindi rin siya makaalis dahil tinago ni Yaya Belen ang passport niya. Kahit anong gawin niyang maghanap, hindi niya makita. Babe Lee, please don't scatter your tours. I'm putting them inside of your maleta. Do you want them to leave them here? Anas niya sa kanyang anak. Umiling naman ito sa kanya. I will fix it na po. Can I take all of my toys po? Magalang niyang tanong. Kahit na Inglesero at minsan na naman nagtatagalog, hindi pa rin nawawalang salitang po sa kanya. Of course, baby. Nakangiti niyang saad. Hindi akalain ni Altea na ang batang gusto niyang patayin. Noon ay siya nakapagbibigay ng ngiti at saya sa buhay niya. Ito ang kasama niya sa maraming taon. Dito niya ibinuhos ang oras niya habang nasa New York siya. Kung hindi siguro kay Yaya Belen, baka nagawa na ni Altea ang gusto niya mangyari dati. Baka ipinalaglag na niya ang bata dahil ang pinapangarap niya dati ay magkaroon ng anak sa taong mahal na mahal niya at hindi sa isang bunga lamang na isang kasalanan. Ang tagal niya rin naghintay na tawagan man lang o i-text siya ng kanyang ama, pero hindi nangyari. Halos isang taon na rin niyang sinubukan kontakin si Noriel, pero mukha nagpalit na ito ng number maging ang ate niya. Halos masira ang lahat ng sa kanya. Ilang beses niya rin sinisi ang ama na dinadala niya dahil sa kanya. Hindi natuloy ang kasal nila ni Noriel. Araw-araw siya naghihintay ng tawag o text sa mga taong na nasa Pilipinas. But years later, wala man lang siya natanggap hanggang sa tinanggap niya na lang sa sarili niya. Nasa New York na siya mananatili. Nakawala ng balak na pauwiin siya ng kanyang mga ama hanggang sa lumipas ang 4 taon. Sa hindi niya inaasahang araw, tumawag ang daddy niya at pinapabalik na siya ng Pilipinas. Ibinalik na rin ni Yaya Belen ang passport niya. Iya, nakaayos ng lahat. Nakaayos na bang lahat ng mga gamit ninyo? Pagtatanong ni Yaya Belen nang pumasok siya sa loob ng kwarto na mag-ina. Okay na po, Yaya. Mom, are you not taking my other clothes? Tanong ni Chester nang mapansin niya sa closet niyang nandun lahat ng mga makakapal niyang damit at mga jacket. Baby, the climate here and in the Philippines are different. You don't need that there. Besides, we can buy another clothes of yours, okay? Really? I'm excited to get there and meet my lolo. Is he kind, Tommy? Bakas ang saya sa mukha ng anak. Napatingin na lang si Altea kay Yaya Belen, pero tipid lang itong umiti. Nilapitan ni Altea ang anak niya, sa kanya ito ay naplos sa mukha at tipid ng ngitian. Don't worry, I know he will love you. Tanging sagot lang ni Altea dito kaya mas lalo pang umiti ang bata. Inilabas naman nilang lahat ng mga gamit nila, saka ay sinakay na sasakyan. Nang maayos na nila lahat, nagpaaram sila kay Yaya Belen at tinahak ng daan patungong airport. Lumipas ang ilang oras at maayos silang lumapag sa airport ng Pilipinas. Namamanghang nakatingin sa labas sa Chester, ang anak ni Altea. Philippines is beautiful too, Mom. So, there's no snow here? Nothing, baby. It's hot here so we don't need thick clothes. Napatangutong ang bata, saka nilibot ang paningin sa paligid niya. Ramdam niya rin ng mga butil-butil na pawis sa noo niya dahil sa init. Kinakabang lumapit si Altea sa sakyan ng kanyang ama. Kulot noon na rin nakatingin sa kanya si Mang Ray, ang personal driver ng kanilang pamilya. Nagtataka nakatingin sa kasamang bata ni Altea. Magandang araw po, Mang Ray. Magalang niyang bati. Ganon din sa'yo, iha. Aniya pero nasa bata pa rin ang palingin niya. Pansin niya ni Altea pero tipid na lang siyang umiti. Handa siyang harapin ang lahat. Pinagbuksan na silang dalawa ng pintuan kaya pumasok na sila. Paminsan-minsan patingin-tingin sa salamin si Mang Ray para tingnan ang dalawa. Mas lalo siya nagtataka sa tuwing tinatawag ng bata na mommy si Altea. It's really not here, Mom. There is a big difference in New York and here, but they're both beautiful. Are we going to stay here for good? Pagdadaldan ng bata. Yes, baby, but it depends on the situation if we need to go back to New York. Wala naman talagang kasiguraduhan. Kung nagawa ng kanyang ama na idala siya sa New York, 4 taon na nakakalipas, malamang hindi malabong magawa na naman niya yun sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si Altea. Matagal niya na itong pinagdaandaan pero kinakabahan pa rin siya. Mas lalong dumoble ang kaba niya na makarating na sila. Kitang-kita niya ng malaki nilang gate papasok sa loob ng kanilang bahay. Kagaya pa rin ng dati, may mga gwardiya pa rin sa labas ng bahay o sa loob man dahil sa katayuan ng kanyang ama sa bansa. Pumasok na kayong dalawa sa loob. Ako lang bahala sa mga gamit nyo. Anas ni Mang Ray na kinatango na lang ni Altea. Hinawakan ni Altea ang kamay ni Chester, saka sila sabay na pumasok sa loob. Sa bawat paghakbang niya, tila bumibigat. 4 taon na lumipas at ngayon na lamang ulit makikita ang pamilya niya. Iniisip niya rin si Noriel. Ano na nga ba nangyari sa kanya sa nakalipas na taon? May iba na kaya siyang pinakasalan? Pagpasok nilang dalawa, nakita na ni Altea si Don Ardiente na nakatayo sa kanilang sala. Seryosong mukha. Gustong yakapin ni Altea ang ama pero tinatansya pa niya ito.
Tila ba nagkaroon ng malaking pader sa pagitan nilang dalawa? Hindi biro ang 4 na taon. Nakaramdam din siya ng galit sa ama dahil hindi man lang siya hinayaang magpaliwanag. Ipinadala siya kagad sa New York at nanatili doon ng 4 na taon. Mom, is this your house? Agaw at tansyong tanong ni Chester. Napatingin doon si Don Argente dahil hindi niya naman ito napansin kanina. Nakay Altea lang kasi ang atensyon niya. Pulong-pulo ng tanong ang isip niya pero walang lumabas na salita sa bibig niya. I'll take him first in our room, Dad, aniya rito. Hindi naman sumagot ang kanyang ama, kaya binuhat na ni Altea si Chester para iakit na muna sa dati niyang kwarto. Kakausapin niyang daddy niya nang wala sa tabi nila si Chester. Ibinaba ni Altea ang kanyang anak sa kama saka siya nito tinabihan. Rest here first, baby. Then let's talk later or I'll tour you in our house. Anas niya na kinatango ng bata. Yes, mommy? Magalang niyang sagot dito. Hinalikan ni Altea sa noong anak saka siya lumabas at sinaradong pintuan. Mula sa taas, tinignan niya ang kanyang ama na salubong ang mga kilay at naghihintay sa sofa. Bumaba na siya sa kanya ito nilapitan. Bakas na ang pagpipigil sa kanyang mukha. Who is he, Altea? Malumanin itong tanong. Lakas na umamang sinilubong ni Altea ang mga mata ng kanyang ama. He is my son, Dad. Dire-diretso niyang sagot. Hilaw na natawa si Don Argente at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa anak. Walang pakialam si Altea kung maling magalit sa kanyang ama. Natagal na niyang natanggap yon. Unang araw pa lang napinadala sa si New York tapos hindi niya inakalang inabot pa ng 4 na taon bago naalala ng sarili niyang ama na may isa pa itong anak. Are you insane? Talaga bang sinasadya mong galitin ako, Altea? Hindi ba't nag-usap na tayo tungkol sa bagay na yan? I told you to abort that child at talagang iniuwi mo pa. Galit na galit niya namang wika. Inaasahan na rin to ni Altea. Ano pa nga bang bago? 4 na taon siya nawala pero pagbalik niya, galit pa rin ang kanyang ama ang sasalubong sa kanya? Ganyan na ba talaga kayo kasakim, Daddy? Mas pipiliin niyo ang sinasabi niyong kalinisan ng pangalan mo kaysa sa sarili mong pamilya. Handa kang ipapatay ang sarili mong kadugo para lang sa dignidad mo? Handa kang pumatay ng buhay dahil ang iniisip mong isa itong kahiyan at kasiraan sa pamilya natin? Daddy, anak ko ang sinasabihin mong ipalaglag ko. Kahit na hindi naman sinasadya ko ano nangyari sa akin, 4 na taon nakakalipas pero anak ko pa rin siya. Nabuo man siya sa hindi inaasahang panahon, anak ko pa rin si Chester. Dugo at naman ko pa rin ang nananalitay sa kanya. Huwag kang magmagaling, Altea. I am just doing what's best for you. Maaga pa lang sinabihan na kita. Kapag may nabuo, kailangan ipalaglag. Pero bakit hindi ka marunong makinig? You like it, right? Ginusto mo nangyari ng gabing nun. Panguhusga ng kanyang ama. Mabait naman to pero pagdating sa pangalan niya, tila hindi niya ito kilala. Para bang hindi niya nakinikilala ang pamilya niya para lang mapanatiling malinis ang pangalan niya. Hilaw na natawa si Altea. Ganun ba talaga ang tingin mo sa akin, Dad? Ano pa nga bang dapat isipin sa'yo, Altea? Hindi ako nagkulang na pagsabihan ka dahil sisirain lang ng batang yan ang magandang kinabukasan ng pangarap ko sa'yo. Nagpantig ang tinga ni Altea dahil sa narinig mula sa ama. Daddy, naririnig mo ba ang sinasabi mo? My son is here at maaari niyang marinig ang lahat ng sinasabi mo. Hindi sinisira ni Chester ang buhay ko. Hindi niya mapigilang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pumasok sina Daniel at Noriel ng kanilang bahay at pareho pa sila nagulat na makita nila si Altea nakaharap at kausap ngayon si Don Argente. Halatang nagtatalo pa silang dalawa. Hindi niya sinisira dahil nung mag-isa ko sa New York. Lahat kayo kinilimutan ako. Siya ang kasama ko. Siya ang nagbigay ng liwanag ng buhay ko. Daddy, anak ko ang sinasabihin mong dapat ay pinatay ko na. Anak ko yun. Kapag may inutusan ka na ibang taong patayin ako, gagawin mo ba? Balik niya ang tanong sa ama. Hindi nakasagot si Don Argente. Iniiwas niya ang paningin sa anak. Hindi madali ang 4 na taon ko sa New York. Niwala akong kasama maliban kay Yaya Belen. But when Chester came into my life, naging masaya kahit papaanong pananatili ko doon. Kinilimutan niyo akong lahat pero siya ang naging kasama ko. Naguguluhan si Daniel at Noriel kung sinong Chester ang sinasabi ni Altea. Did she really have a child? Takang tanong pa ni Noriel sa kanyang isipan. Pero sinong ama? Itago mong batang yan, Altea. Hindi siya pwedeng lumabas ng pamamahay ko. Naiintindihan mo? Yun na lang ang nasabi ng kanyang ama. Lumandas naman ang mga luha niyang kanina pa nagbabadyang tumulo. Gaano ba katigas ang puso ng kanyang ama? Sarili niya itong apo pero nagagawa niyang bumitaw ng mga salitang hindi katanggap-tanggap. Umalis na si Don Argente. Masaya siya nakabalik na ang bunso niyang anak pero hindi niya inaasahan na may kasama itong bata.
Ang akala niya, matagal nang idinispatcha ni Altea ang bata noong nasa sinapupunan pa lamang niya ito, pero nagkakamali pala siya. Malaki ang pangarap niya para sa anak niya, pero tila sinisira niya ito. Dahan-dahan naglakad si Noriel palapit kay Altea. Bahagya pala gulat si Altea na makita niya si Noriel at Daniela. Mabilis niyang pinalis sa mga luha niya. Malamang narinig nilang dalawa kung anong pinag-uusapan nilang mag-ama kanina. Totoo ba? May anak ka na ba talaga, Altea? Tanong ni Noriel. Naay ko na lang ni Altea ang ulo niya. Paano nga ba niya haharapin at kakausapin ang taong minahal niya roon? Gusto pa naman niya sana itong kausapin dahil hindi masyadong malinaw ang mga nangyari sa kanilang dalawa. Ngayon hindi sila nakapag-usap na maayos. Altea, please answer me. Dagdag pa niya. Hindi ka naman siguro bingay, Noriel, para hindi mo marinig, hindi ba? Altea has already a child. Bungay ng gabing niloko kanya. Sabat ni Daniela. Nilingon ni Altea ang ate niya. Hindi niya maintindihan kung ano bang ginawa niya rito para magalit to sa kanya. Alam ni Daniela na hindi siya nag-inom ng gabing iyon, pero hindi man lang siya nagpaliwanag para kay Altea. Mas pinili niyang manahimik. Gusto kong magmula sa iyong sagot, Altea. Itinuloy mo bang pagbubuntis mo nang may mabuo ng gabing iyon? Muli niyang tanong. Napairap na lang si Daniela dahil paulit-ulit na lang si Noriel. Ano bang hindi niya naiintindihan? Meron nga. I already have a child at hindi ko siya pinalaglag. Hindi ko kayang pumatay. Sagot niya rito. Hilaw namang natawa si Noriel. Bahagya siyang matras sa kamapait ng umiti kay Altea. Nasasaktan pa rin si Altea sa nakikitang nasasaktan si Noriel. Paano pa nga ba niya aayusin ang sirang relasyon nila noon nang dahil sa isang gabi? Tapos ngayon, kasama niya na naging bunga ng gabing iyon. Pero kahit kailan hindi niya pinagsisisihan na binuhay niya si Chester. I get it. Anas ni Noriel saka tumalikod na. Noriel. Tawag pa sa kanya ni Daniela pero dire-diretso na itong lumabas. Sinamaan naman ang tingin ni Daniela si Altea. Kung masaya ka naman pala sa New York, bakit hindi ka na lang manatili doon? Tahimik ng buhay namin dito, Altea, but you are ruining it again. Anas ng sarili niyang kapatid. Umalis na rin to at sinundan si Noriel. Mapait na napangiti si Altea. Tama nga pa nga bang bumalik siya ng Pilipinas? Para kasing ang dami na nagbago. Ang akala niya sa pagbabalik niya, maaayos niya ng lahat. May babalik niya na sa dati ang lahat pero tila nagkamali siya. Naramdam niyang marami nagbago. Nag-iba rin ang pakikitungo sa kanya ng ate niya. Para nung gabing nagkaroon sila ng party, okay pa sila. Hindi niya naman kasalanan kung ano nangyari ng gabing yon. Bakit parang sinisisi siya? Inayos niya ang sarili sa kasi ang umiti. Ayaw niyang humarap sa anak niyang malungkot siya. Ayaw niyang iparamdam sa bata na unwanted child siya sa pamilya nila. Mahal na mahal niya si Chester kahit hindi siya naging mabuting ina noong ipinagbubuntis niya ito. Kung wala si Yaya Belen, malamang walang Chester ngayon sa buhay niya. Naging galit man sa kanyang pamilya niya pero hindi niya pinagsisisihan na magkaroon ng anak. Hi baby! Masigla niyang bati dito. Abala sila naglalaro sa kama. Can we go to the park now, mom? I want to see the park here. Napaka-inosente niya at hindi niya kasalanan kung ano nangyari ng gabing yon dahil wala naman siyang kinalaman. Siya lang ang naging bunga. Even I want to, baby, but we can't. Maybe next time? Let's rest first, can we? Ayaw ni Altea ang palakihin pa ang gusto sa pamilya nila, lalo na kung si Chester ang pagmumulan nun. Nagkamatayan na, pero hindi niya hayaang may mangyari kay Chester at hindi niya ipaparamdam dito na baliwala siya. If that's so, mom, can I meet Lolo now? That man lately, is he Lolo? Pagtutukoy niya kay Don Argente na siyang nakita niya kanina. Hinaplos ni Altea ang mukha na napaka-inosente niyang anak. Yes, baby, but he is still busy. Maybe you can talk to him later or tomorrow. Don't be stubborn here, okay? Yes po, mommy. I will behave here so Lolo will not get mad at me. Napangiti na lang si Altea. Sana kung gaano ka-excited ang anak niyang makilalang lolo niya, sana ganun din ang kanyang ama na si Don Ardiente. Pero paano? Kung hanggang ngayon hindi niya matanggap na labuntis si Altea na isang lalaki hindi nila kilala. Inayos na nga ang gamit nila. Hindi rin nagtagal, nakatulog na rin ang anak niya, kaya iniwan niya na muna ito sa kwarto, saka siya lumabas. Nagtungo siya sa garden, napansin niya naman si Noriel. Aatras sana siya at hindi na sana ito lalapitan, pero sino ba siya para gawin yon, gayong siya itong nakasakit sa kanya? Naupo si Altea sa duyan, habang nasa bench naman si Noriel. Pareho silang tahimik. Gustong kausapin ni Altea ang binata, pero paano? Saan siya magsisimula? Apat na taon naman na nilang lumipas, kaya may kanya-kanya silang buhay. Congrats! Nagkaroon ka na ng anak. Pambabasag ni Noriel sa katahimikan nilang dalawa. Bahagya pa siyang natawa.
Ang buong akala ko, ako magiging ama na magiging anak mo, pero nagkakamali pala ako. Napahigpit ang pagkakahawak ni Althea sa duyan nang marinig niya iyon. Nasasaktan pa rin siya. Hindi naman kasi ganun kadaling mawalang pagmamahal eh. Nabawasan man siguro pero hindi maaalis. Garit ka pa rin ba sa akin? Pagtatanong ni Althea. Anong klaseng tanong ba yun? Malamang oo. Sinaktan niya si Riel bago siya umalis. Pero ngayon nagbalik niya, nasaktan pa rin siya. Kung siya nga bang nasa kalagay ni Noriel, nagkaroon ng anak sa ibang babae. Malamang ganito'y masasaktan din siya. Ano ba ang dapat kong maramdaman? Matuwa? Kunwaring nasaktan itong saan, kahit nakasama niya si Daniela na may mangyari kay Althea. Nilagyan nila ng isang gamot ang iniinom ni Althea para mahilo ito at baka ramdam ng init sa katawan. I'm sorry. Yun lang naman ang masasabi ko sa iyo, Noriel. I'm sorry for hurting you. Hindi man lang ba pumasok sa isipan mong ipalaglag ang bata para sa akin? Natigilan si Althea. Gusto nga niyang ayusin ang relasyon nila ni Noriel. Minsan rin niyang naisip na ipalaglag ang dinadala niya para kay Noriel. Pero sa sitwasyon kasi ngayon, hindi niya na kayang mawala sa kanya si Chester. Mahal niya si Noriel, pero mas mahal niya ang anak niya. Dito niya ibinuhos ang buong panahon at oras niya. I'm sorry. Yun na lang ang nasabi ni Althea. Kahit na minsan niyang inisip na patayin ang bata, ayaw niya nang isipin pa yun ngayon. Naiintindihan ko. Nakakahinayang lang ilang taon na nagkasama tayong dalawa. We're almost there pero nasira lang lahat sa isang iglap. Siguro kung natuloy ang kasal natin, baka may sarili na tayong pamilya. Naisip din yun ni Althea pero nagugulo na siya ngayon dahil hindi niya naman na pinagsisisihan na dumating sa kanya sa Chester. Gusto niyang tanungin na kapag ba inayos nila ngayon, may pag-asa pa ba? Pero ang kapal naman yata ng mukha niya para tanungin yun, gayong nasaktan niya na yung tao. Siguro saka na, o wag na lang, dahil may iba naman ang pagtutuunan, siya ng panahon. Kontento na siyang si Chester ang kasama niya. Tumayo si Noriel, saka niya tinignan si Althea na diretso lang ang tingin sa harap niya. I hope you're happy, Althea. I'm glad that you're back. Hindi ko akalaing mamahalin mong New York ng 4 na taon. Aniya saka umalis. Hilaw na natawa si Althea. Minahal ang New York? Kung alam lang niyang natrap siya sa bansang iyon. Maganda ang New York. That is her favorite country pero ang pananatili niya doon ng 4 na taon ay hindi niya ginusto. Paano ba siya makakaalis doon? Gayong itinago ni Yaya Belen ang passport niya. Napabuga na lang ng hangin si Althea at nanatili sa garden. Pagsapit ng hapon, sabay-sabay silang kumain. Ramdam mo pang tensyon na mamagitan sa kanilang lahat. Tanging mga kubyerto sa namang maiingay. Ma'am, can I get some of that dish po? Magalang na tanong ni Chester. Napatingin naman sa kanya si Don Ardiente at si Daniela. Napapairap na lang si Daniela. Sure, baby. Pinapakaramdaman lang din ni Althea ang pamilya niya. Binigyan niya ng ulam si Chester saka sila muling kumain. Maya-maya, napatingin siya kay Daniela nang pabagsak nitong ibinaba ang mga kubyertos niya. Nawalan na ako ng gana. Anas niya. Mommy told me to finish the food, tita. There's a lot of people outside and they're not eating 3 times a day like us. Daldal ni Chester. Nandaki na lamang mata ni Althea dahil doon. Hilaw na natawa si Daniela sa kanya tinignan si Chester. Nabilis sinakpan ni Althea ang dalawang tenga ng bata. Ano bang pakialam mo? Ang bata-bata mo nakikisawsaw ka sa mga matatanda. Ate naman. Pagpigil sa kanya ni Althea. What? Kasalanan ko bang hindi mo pinagsasabihan ng anak mo, Althea? Masungit pa nitong saan. Mabuti na lamang tatakpan ka agad ni Althea ang tenga ni Chester. He's right anyway, Daniela. Better finish your food. Sabat ng kanilang ama. Umirap lang si Daniela saka tumayo. Hindi na rin pinansin ang sinabi ng ama. Pagsabihin mo ang anak mo kung gusto niyang magtagal sa pamilyang to. Dagdag pa niya. Daniela! Sigaw na ng kanilang ama. Inis namang umalis si Daniela sa pagkainan nila. Ano ba kasi talagang nagawa ni Althea sa kanya para magsungit siya ng ganito? Umayos naman na si Althea sa kanyang nitian sa Chester. Tapusin mo na lang baby ang pagkain mo para mahugasan na kita, okay? Napapalingon lang paminsan-minsan si Don Argento sa nalang mag-ina. Nakakaintindi rin pala ito ng Tagalog. What did Tita said, Mommy? She said that you should the one who finish your food, baby. Kasi hindi lahat ng bata nakakain ng masarap like you. Napatango-tango ang inosenteng bata sa sinabi ng ina. Hindi maintindihan ni Althea kung ano ba nangyayari sa ate niya at kung anong nagawa niyang mali. Pumasok si Althea sa opisina ng kanyang ama nang mapatulog niya na ang anak niya. Naupo siya sa harap ng lamesa ng kanyang ama habang abala naman si Don Ardiente sa mga karap niyang papeles. Can I talk to you, Dad, for a moment? Aniya. Tinignan ni Don Ardiente si Althea at tinayaan niya ito magsalita.
I'll find a job tomorrow para naman makatulong ako sa gastusin dito sa bahay. Susubukan ko pong pumasok sa ibang kumpanya. For what? May mga sarili na tayong negosyo, Althea, and you don't need to find a job. Kaya ko mga gastusin dito sa bahay, at kapag kinukulang ka pa sa allowance mo, I can give you more. Umiling si Althea. Simula pa lamang, nakaasa na siya sa kanilang ama, pero ngayong may anak na siya, kailangan niyang tumayo sa mga sarili niyang paa. Not like that, Dad. Gusto ko bilhin ang mga gusto ng anak ko. Gusto ko magbigay ng pangangailangan niya bilang ina. I want to stand on my own feet. Ayokong iasa pa rin sa inyong lahat. Gusto ko po sana magtrabaho nang walang kinalaman sa pamilya natin. Gusto ko rin naman pong gawin ang responsibilidad ko bilang isang ina. Ayokong habang buhay nakadepende na lang ako sa iyo. Gusto ko rin po magdesisyon para sa sarili kong buhay. Nakatitig lang naman sa kanyang ama niya. Kung sa bagay, hindi naman habang buhay mananatiling mga dalaga lamang ang mga anak niya. Dahil balang araw magkakaroon din sila ng mga sarili nilang buhay. Siguro oras na rin para tumayo sila sa mga sarili nilang paa. Kung yun nga ang sa tingin mo'y tama, huwag kang mahiyang lumapit sa akin kapag nahihirapan ka na. Gumiti at tumango na lamang si Althea. Thanks, Dad. Have a good night. Pagpapaalam niya. Tumalikod na si Althea at bago pa man niya mabuksan ang pintuan, tinawag pa siya ng kanyang ama kaya nilingon niya ito. Hindi pa agad nakapagsalita si Don Argente at bahagya siyang gumiti sa anak. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa iyo. 4 taon kitang pinabayaan at hinayaang mag-isa. Sa loob ng 4 taon na yon, galit ko pa rin ang sumalubong sa pagdating mo. I am so sorry, anak. I just want to make sure that you have a good future. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko sa iyo. Napangiti na lang si Althea, saka binitawan ng hawak niyang doorknob para puntahan ng ama. Mahigpit na itong niyakap. I understand, Dad. I'm sorry that I disappointed you. Hindi niya gustong ma-disappoint sa kanyang ama niya, pero hindi niya naman sinasadya kung ano nangyari sa kanya. Ilang minuto pa niyang niyakap ang ama saka nito na isipang umalis na. Naiintindihan niyang nararamdaman ito. Malaki ang tiwala sa kanya ng kanyang ama, pero nawalang lahat ng yun ang malaman niya ang tungkol sa gabing iyon. Hindi niya lang maintindihan kung paano nalaman kagad ng ama niya ang tungkol doon. Na makita ba siya ni Noriel, nagsumbong ito kaagad? Bakit pa ba niya iisipin ang isang bagay na nangyari na ilang taon na nakakalipas? Kinabukasan, iniwan na muna na Althea si Chester sa kanila niyang katulong sa bahay nila. Matagal ito nagsisilbi doon kaya ito lang mapagkakatiwalaan niya sa bata. Kailangan niya maghanap ng trabaho. Nag-search naman na siya online kagabi sa mga kumpanyang hiring ngayon kaya pupunta niya na lang ang mga ito para ma-interview siya. Bagsak ang balikat niyang lumabas sa isang kumpanya na hindi niya na maabutan ang mga bakanting pwesto pero hindi pa rin siya susuko. Marami pa siyang kumpanya nakalista para puntahan niya at applyan. Miss, kahit anong trabaho na lang. Pakiusap ni Althea sa isang sekretary ng kumpanya nang palabasin siya. Pasensya ka na ma'am, pero wala na po kasi kaming bakante. Hindi pa kasi naalis ang hiring post namin kaya pasensya ka na talaga ha? Wala naman nagawa si Althea, kundi ang lumabas na naman sa ikalamang kumpanya na sinubukan niyang pasukan. Qualified naman siya, college graduate pero wala na talaga mga bakante. Naupo na muna siya sa isang bench para makapagpahinga. Tagaktak na ang pawis niya sa noo dahil sa init. Hinilot-hinot niya ang mga paa niya para makaginhawa ang mga ito. Kanina pa siya lakad ng lakad pero wala naman nangyayari sa paghahanap niya ng trabaho. Tiningnan niya ang papel ko sa nakasulat ang mga nilista niyang kumpanya na papasukan niya. Ginuhita niya ang mga kumpanyang napuntahan niya na, ikaw ang next, sana meron ng bakante kahit ano, aniya pa sa sarili. Kahit na masakit na mga paa niya, pinilit niya maglakad para makapaghintay ng taxi sa highway. Ilang minuto lang ang lumipas, nakarating na si Althea sa kumpanya. Napatingala pa siya dahil sa sobrang laki nito. Nag-aalin lang tuloy siya kung tatanggapin ba sa rito. Kung yung mga maliliit na kumpanyang sinubukan niya, pinalalabas lang siya. Bahala na, susubukan niya lahat ng kumpanyang pwede niyang puntahan. May magpapasa pa ba? Tanong ng isang empleyado, sakto naman ang pagpasok ni Althea. Kung wala na, ipapasok ko na to sa taas. Miss, baka pwede akong humabol? Ito yung mga papeles ko. Anas niya rito. Tinignan naman ng babae ang mga dala ni Althea at kompleto naman ang mga ito. Maghintay na lamang kayo. Hahatiin kayo sa dalawa. Yung isang grupo mapupunta sa manager namin at ang isa naman sa boss namin. Good luck everyone! Wika niya bago ito pumasok sa isang kwarto. Masaya naman si Althea dahil kahit papaano, may naabutan pa siya ngayong araw. Ang boss nila? Hindi ba't ang boss nila si Sir Zobel Montero? Sana sa kanya ako mapunta. Dinig pa ni Althea na kinikilig ang ilang mga kababaihan. Siguro binatang boss nila dito. Aniya na lang sa kanyang isipan.
Wala na siyang panahon pa para kiligin dahil ang importante sa kanya, makahanap siya ng trabaho ngayong araw para man may napuntahan ang kapaguran niya. Ilang minuto pa sila naghintay. Habang naghihintay sila, hinihilot naman ulit ni Althea mga paa niya. Napadaing na lamang siya na makita niyang dinudugo ng sakong niya gawa ng paglalakad niya. Donna Martinez, Jake Imperial, Bea Galope, Tina Raimundo. Maraming pangalan ang tinawag ang babae at nakikinig lang silang lahat kung saan sila mapupunta. Lahat ng mga pangalan na banggit ko, pumasok na sa loob at ang mga hindi naman nabanggit, sumunod kayo sa akin. Sumunod din si Althea sa babae. Halos lahat ng mga lalaki sa kabilang grupo ay nandoon at kaunti lang ang babae. Samantalang sa grupo nila ay halatang mga dalaga pa at talagang pinili ang may maayos na itsura. Hindi man lang alam ni Althea kung ano bang trabaho may tatapat sa kanya. Malugod niyang tatanggapin kahit ano pa yun. Kahit na janitress na lang may iiwan sa kanya, wala naman siya magagawa. Ang anak na lang niyang iniisip niya. Maghintay nilang yung iba dito kapag tinawag kayo, saka kayo papasok sa loob. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ng babae. Pumasok ito sa loob ng kwarto, dala-dala mga papeles na mga mag-a-apply. Maya-maya, unti na sila nababawasan at nagtataka na lang si Althea dahil lahat ng mga lumalabas bagsak ang mga balikat. Hindi ba sila natanggap? Anong standard bang hinahanap nila para maging kwalipikado ka sa trabaho? Kinakabahan tuloy siya kung matatanggap pa siya o hindi. Sa kabilang banda naman, inis na inalis si Zobel ang mga papeles na nasa kanyang harapan. Sa dami ng pumasok sa opisina niya, wala man lang siya magustuhan sa mga aplikante. Hindi niya naman inaalis ang mga ito. Ipinupunta niya na lamang sa ibang abakanteng trabaho. Tumayo na siya at tumalikod saka tumingin sa bintana niya. Paalisin mo na silang lahat. Pagod na ako sa araw na to. Utos niya sa kanyang sekretarya. Pero sir, nag-iisa na lang po kasi yung hindi pa po na-interview. Sayang naman po yung paghihintay niya kapag pinalis ko pa. Sinamaan ang tingin ni Zobel si Diego. Kapag sinabi ko, gawin mo. Malamig niyang aniya. Naayoko na lang ni Diego ang ulo niya saka lumabas ng opisina ng kanyang boss. Nahihiya niyang hinarap ang babaeng nag-iisa lang sa pila. Nakangiti pa si Althea dahil alam niyang siya na ang next, pero nawala ang iting iyon nang umiling sa kanyang lalaki. Pasensya ka na miss, pero pagod na kasi si sir eh. Kung gusto mo pwede kang bumalik bukas. Pero bakit pa? Last naman ako eh. Sir please, pakiusapin naman yung boss niyo na kahit saglit lang. Pinagbigyan naman niya ako, tayaan niya akong pakinggan saglit. Nakikiusap niyang sagad. Halos isang oras na siyang naghihintay, pero bakit nung siya na, pinapalis na siya. Please naman oh, sabihin mo naman sa kanya. Muli niyang pakiusap. Bumalik si Diego sa loob at nasa bintana pa rin si Zobel. Sir, nasa labas pa rin yung babae. Gusto niyang pakinggan niya na muna siya para hindi siya bumalik bukas. Para kung sakaling hindi siya matanggap, makakahanap siya sa ibang kumpanya. Inalis si Zobel ang pagkakabulsa ng mga kamay niya at salubong ang mga tingin niya sa sekretary niya. Sino bang babae nga na matigas ang ulo at hindi malang marunong makinig? Hindi na pa natapos si Zobel ang sasabihin niya na makita niya ng resume ng babae na nasa ibabaw ng kanyang lamesa. Literal siyang napahinto at tinitigang mabuti ang picture ng babae sa resume niya. Alam niyang hindi siya nagkakamali. Ito ang babaeng hinahanap niya 4 taon na nakakaraan. Papasukin mo siya, utos niya. Nagtataka man sa Diego, sinunod niya ang boss dahil baka bawiin pa nito ang sinabi niya. Pumasok naman na si Althea saka na kayo kung lumapit kay Zobel. My name is Althea Argente, sir. I'm here to apply for a vacant job. Kahit ano po, tatanggapin ko. Wika niya na hindi tinitingnan ang binata. Napangisi si Zobel. Sa loob ng maraming taon, kusa rin to nagpakita sa kanya. Halos halugugin niya ang buong Maynila, pero hindi niya ito nakita. Ngayon, nakatayo na sa kanyang harapan. Okay naman ang resume mo. You have a college degree at okay na yon. Sekretary ang hinahanap ko. Gusto ko kapag tinawag ko, pumupunta ka agad kahit anong oras pa yan. Kahit kasarapan na ng tulong mo o kahit nasan ka man. Ayoko sa taong hindi marunong sumunod. Kaya mo ba yon? Oo naman po, sir. Kayang-kaya ko po. Tatanggapin ko po ang trabaho kapag kinuha niyo po ako. Masaya niyang wika sa katiningala ang binata. Ang sayang nararamdaman niya kanina, napalitan ng kaba. Nawala ang mga ngiti sa labi niya at napanunok lang siya nang makita ang mukha ng binata. Bahagya siyang natawa at dahan-dahang niyo kumulit ang ulo niya. Hindi niya akalaing makikita niyang lalaking to. Hindi ba siya nagkakamali? Totoo bang nakita niya kanina? Alam niyang tanda pa niya mukha ng lalaking nakasama niya isang gabi at hindi siya maaari magkamali na itong lalaking nasa harapan niya yon. Kaya mo ba? Muli niyang tanong. Muling tinignan ni Althea ang binata sa mukha. Sana hindi siya mamukaan o hindi. Sana siya makilala ng binata. Ito na ang trabahong pagkakataon niya. I want to hear your answer.
Aniya pa. Hindi tuloy alam ni Althea kung kukunin pa ba niya ang trabaho. Secretary, malamang araw-araw niya makakasama silang dalawa. Hindi naman siguro siya nakilala. Yes, sir. Kaya ko po. Mahina niyang sagot at tila nawala ang excitement niya. Tilingnan pa ni Sabel si Althea at napangisi na lamang siya. It's all done. You can start tomorrow. Salamat po. Yoko niyang wika. Nagpapasalamat siya dahil mukhang hindi siya nakilala. Baka isipin pa ng lalaking to na isa siyang bayarang babae. Kung sakaling nakilala niya nga. O baka naman, hindi na siya tatanggapin sa kumpanya dahil sa nangyari. Akmang lalabas na sana si Althea sa opisina ni Isabel na magsalita ito. Don't you recognize me, miss? Hindi na nakagalaw si Althea sa kinatatayuan niya na ang sabihin niya ng binata. Kung gano'n, nakilala siya nito. I am the man you were with that night. Dagdag niya pa na masana nakapagpakabog ng dibdib ni Althea. Mariin niyang naipikit ang kanyang mga mata at natatakot na harapin ang lalaki. Ang kanina pang hinihiling niyang hindi sana siya makilala ay hindi naging tagumpay. Bakit nakilala pa siya nito gayong apat na taon nakakalipas? Tsaka bakit pa ba kasi siya naalala noon? Bahagyang natawa si Althea sa kahinarap ang binata. I don't understand what you're saying, sir. Pagtatanggi niya, baka kapag nakilala siya nito ay tanggalin sa kagad sa trabaho niya. Mas lalo na pangisi si Sobel. Hindi siya maaari magkamali dahil tandang-tanda niya ang magandang mukha ni Althea. Ipinamulsa ni Sobel ang dalawa niyang kamay sa kadiretso nakatingin kay Althea. So, your name is Althea Argente. Sounds familiar with your surname, but I know there's a lot of Argente here in the Philippines. Anyway, you left me that day. I know it's you. Mas lalong peking tumawa si Althea. Hindi na siya komportable sa pinag-uusapan nila. Ano po bang sinasabi ninyo, sir? Wala po ako matandaan. Pagsasunodin niya kahit na malinaw pa rin na yun ang nasa isipan niya. Hindi niya makakalimutan ang mukha ng lalaking sumira ng buhay niya. Napaatras na lang si Althea nang lapitan siya ni Isabel. Do I need to do that again? Just to remember me? He said in his husky voice. Napahinto na lang si Althea sa pag-atras niya nang maramdaman niya ang malamig na pader sa likuran niya. Wala po akong kinalaman sa kung ano sinasabi mo po, sir. I'm sorry but I think I need to go. Akmang alis na sana siya, subalit iniharang ni Isabel ang dalawa niyang kamay sa pader dahilan para makulong si Althea. Iniiwas ni Althea mga mata niya at pilit niyang tinatanggi kung ano nangyari sa kanila noong gabing iyon. Bakit ba naman kasi sa dami ng kumpanyang matatanggap siya, dito pa siya sa kumpanya ng lalaking ito? Pero anong pangabang magagawa niya? Wala na siyang choice. Kailangan niya ng trabaho. Nagigilaw-gaw na lamang si Althea na hawakan siya ni Isabel sa pisngi niya. Gusto mo bang ipaalala kong bawat detalye ng gabing yon? Nakangisi nitong saan. Dahil sa hindi na komportable si Althea, buong lakas niyang itinulak ang lalaki. Naayoko na lamang niyang ulo niya dahil boss pa rin niya ito. Pero ang lakas na loob niyang itulak ang binata. Pasensya na po kayo, sir. Hindi ko po sinasadya. Hinging tawad niya. I won't do such things, Miss Althea. You can go back tomorrow to start your work. Wika nito saka bumalik sa swivel chair niya. Inayos sa mga nagkalat na papeles. Na-guilty naman si Althea dahil doon. Mukha namang okay ang boss niya at ang lalaki na kasama niya ng gabing yon, pero magsisinungaling pa siya. Natatakot lang naman siyang alisin kagad sa trabaho dahil lamang doon. I'm really sorry, sir. I am not that kind of woman. Kung ano man po ang nangyari ng gabing yon, isang pagkakamali lamang po yon. Hindi ko na po kasi alam ang ginagawa ko kaya hindi ko alam na ibang kwarto parang napasok ko. Have a nice day po. Thank you for accepting me in this job. Wika niya saka lumabas sa opisina ni Isabel. Napangisi na lamang si Isabel. Alam niya naman na hindi nga siya nagkakamali. Hindi niya makakalimutan ang mukha ni Althea. Interesting. Aniya saka napailing. Itinon na lamang niya ang paningin sa mga gawain niya pero kahit anong focus ang gawin niya, hindi mawala sa isipan niya si Althea. Should he follow her? Naibaba na lamang niya ang mga hawak ng papeles at napatingin sa pintuan niya. Gusto niyang punta nito pero naisip niyang papasok naman to bukas. Subalit paano kung makatakas ito dahil nalaman niyang siya ang boss niya. Damn it! Mahina niyang mura saka lumabas ng opisina niya. Sinubukan niyang hanapin si Althea. Hindi niya rin ito naabutan sa elevator. Lakad takbo pa ang ginawa niya hanggang sa makarating ng lobby, subalit hindi niya na ito nakita. Ano bang ginagawa niya? Just for a woman that he slept for one night, nagkakaganito siya? Inayos niyang coat niya saka bumalik ng opisina. Nasa resume naman ito ang lahat na information niya kung sakaling dito bumalik bukas at mahanap niya ito. Sir, magkakaroon pa rin po ba tayo na interview bukas para sa paghanap niya ng sekretary?
Tanong ni Diego nang pumasok ito sa opisina niya. No need. Althea is enough to be my secretary. She'll be my permanent secretary from now on. Bahagya pang napatas ang kilay ni Diego, pero nakabawi rin. Siguro oras na para makapagpahinga siya sa paghanap ng mga secretary ng boss. Siya naman talaga ang original secretary, pero ang gusto pa ng boss ay may assistant. Secretary pa siya, pero hindi naman lahat ng trabaho ipapagawa niya kay Diego ay hindi niya kakayanin. Sige po, sir. Nagpaalam sa Diego saka lumabas ng opisina. Nilalaro ni Isabel ang hawak ng ballpen sa pagitan ng mga daliri niya. Saan ba nagpunta si Althea sa loob ng 4 taon? Isang taon niyang hinanap si Althea, pero ni isang impormasyon, wala siya nakuha sa dalaga. Lahat ng gusto niya, nakukuha at nahahanap niya, pero kay Althea lang siya nahirapan. At kung kailan sinukuha niya na ito, doon naman ito nagpakita. Maingiting umuwi si Althea dahil sa isang araw na paghanap niya ng trabaho ay nagbunga. Ang akala niya ay mahirapan pa siya maghanap. Mabuti na lamang at di siya hinusgahan ng bago niyang boss sa kung ano nangyari sa kanila noon. Hi baby, how's your day? Una niyang pinuntahan ang anak na nasa garden. Naglalaro pa ito ng maabutan niya. It's a long, long day, mommy. Why are you taking so long? Biro pa nitong wika. Kanina pa siya naghihintay sa ina. Nakatulog na siya pero hindi pa nito dumarating. Baby, mommy is looking for a job. So starting tomorrow, don't wait for me, okay? I'll call if I'll be late. Napanguso naman ng bata. So I will eat every day alone because you have a job now? Yes, baby. This is for you. Don't worry. I will try to come home early so we will eat together. Wika niya sa kaginulong buhok ng anak. I understand, mom. I love you. Napakasweet talaga ng batang to. Ito ang dahilan kung bakit hindi pinagsisihan ni Althea na dumating sa buhay niya sa Chester. Ang buong akala niya rin nung una, ito ang sisira ng buhay niya. Pero nagkakamali siya dahil ito ang nagbigay ng panibagong pag-asa sa buhay niya. Pagpasok ni Althea ng kusina, naabutan niya roon si Noriel. Good morning. Bati na lamang niya. Maaga pa naman pero naisipan ni Althea ang pumasok na maaga dahil ito ang unang araw niya. Hindi niya gustong malate. Morning. Want some coffee? Alok nito dahil nagtitimpla siya ng kape. Si Noriel isa sa mga pinagkakatiwala ni Don Ardiente at ayon ni Don Ardiente na isama ang problema ng anak niya rito sa trabaho niya. Can I? Nakangiti niyang wika kaya bahagyang natawa si Noriel. Naupo na si Althea sa upuan niya. Pinapanood niya naman si Noriel sa ginagawa niya. She miss him, pero hindi na sila gaya ng dati. Nang matapos magtimpla si Noriel, naupo na rin sa sarap ni Althea. Sa kanya binigay ang tinitimpla niyang kape. Ang aga mo naman yata ngayon. May pupuntahan ka ba? Pagtatanong ni Noriel. Nakahanap na ako ng trabaho kaya papasok ako na maaga. Nagsalubong ang kilay ni Noriel. Trabaho? Bakit di ka na lang trabaho sa sarili niyong kumpanya? Alam kong walang bakanting pwesto. Hindi dahil sa anak ako na may-ari dapat exemption na ako. No, I want to stand too on my own feet without help of others. Sumimsim siya ng kape niya. Nakatitig lang naman si Noriel kay Althea. Ang dating Althea na kilala niya ay nagbago. Tila nawala ang pagiging mahina nito. Marami rin nagbago sa physical na anyo nito at ang kagandahang mas lalong lumilitaw. Naiiwas na lang ni Noriel ang paningin nang liyunin siya ni Althea. 4 taon na kakalipas. Do you have a girlfriend now? Pagtatanong niya. Napahigop naman si Noriel sa kape niya bago sinagot si Althea. Wala pa ako nahahanap simula na maghiwalay tayo. Mapait namang napangiti si Althea. Hindi naman kasi ganon kadali mag-umpisa, lalo na't ilang taon din naging sila. Ganon ba? I hope you will find your happiness, Noriel. I'm sorry for causing you pain. Tumayo na si Althea, saka nilagay sa lababo ang pinagkapihan niya. Magagayak na siya para sa pagpasok niya ngayong umaga. Mommy, can I play outside of the house? Pagtatanong ni Chester habang nagagayak si Althea. No, baby, you can't. You can use the whole garden but don't be in another place. Bili niya rito. Ayaw ng daddy niya na makita si Chester na ibang tao kaya't sa garden lang ito naglalaro dahil hindi naman nakikita sa labas ang garden nila. Baka kapag naglalaro si Chester sa harap ng bahay nila, mapagalitan pa siya ni Don Ardiente. Ayaw naman ni Althea na mangyari yun. Ayaw niya na pinapagalitan ng anak dahil hindi naman ito nagbibigay ng sakit ng ulo. Oo, okay. I understand, mommy. Take care, mom. I will be at the garden now. Humalik naman na muna si Chester sa kanyang ina bago ito lumabas ng kwarto. Huwag bibigyan ng sakit ng ulo si Yaya, okay? Habol pa niya sa anak. Yes, mom. Nang matapos magayak si Althea, lumabas na rin siya ng kwarto. Na makaramdam siya ng pagkauhaw, nagtungo na muna siya ng kusina.
Subalit bago pa man siya makapasok ang kusina, dinig niya ang mahinang boses ni Daniela. Do you still love her, Noriel? Kitang-kita ko kung paano mo siya titigan kanina habang sabay kayo nagkakape. Pigil ang sigaw nito dahil nag-iingat siya na ba kami makarinig sa usapan nilang dalawa ni Noriel. Nagtataka naman si Althea kung ano ba pinag-uusapan nilang dalawa. Daniela, ano ba? Pag-aawayin pa ba natin to? Tinatanong kita ng maayos, Noriel. Tandaan mo, tayong dalawa nagtagay sa inumin niya noon para pagtakpan ng panuloko nating dalawa. Naguguluhan si Althea sa narinig niya mula sa dalawa. Pero tila ba nagkakaroon siya ng ideya kung tungkol saan ang pinag-uusapan ng dalawa? Baka rin nakakalimutan mo. Ideya mo yun, Daniela. Wala akong ginawang mali para magalit ka ng ganyan. Aalis na ako. Pero kitang-kita ko ang mga mata mo kanina, Noriel. Do you still love her? Siya pa rin ba? Pero kung mahal mo siya, hindi mo siya lulukohin. You seduce me, Daniela. At kung hindi kita minahal, hindi ako papayag sa gusto mong gawin sa kanya. Ikaw ang nagbaliktad ng number ng room number 4006, hindi ba? Para doon siya makapasok. Kaya huwag mo akong dadramahan. Naikuyom ni Althea mga kamao niya. Hindi siya makapaniwalang sa loob ng 4 na taon na itago nilang dalawa yon. Siya ang nagdusa sa kasalanan hindi niya ginawa. Tapos malalaman niyang sarili niyang kapatid at fiancé pala ang may kagagawa na nangyari sa kanya. Noriel! Sigaw ni Daniela nang talikuran siya ni Noriel. Pero bago pa man makaalis si Noriel, nagulat na lang siya na makita niya si Althea. Bakas ang galit at pandidiri sa dalawa. Tiringnan niya ang ate niya at maging ito'y nagulat. Pero huli ng lahat dahil narinig niya na. Napasabunot na lamang si Noriel sa sarili niyang buhok dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin ng reaksyon sa mukha ni Althea. Althea! Ana si Noriel dito pero sinaman sa tingin ni Althea. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Pero bakit? Bakit yung nagawa sa akin yun? Pinipigilan niya ang sarili niyang hindi magalit pero naninikip ang dibdib niya dahil sa sabog ng galit sa dibdib niya. Hindi niya matanggap na ang lalaki minahal niya ay siya palang gagawa ng ganong klaseng bagay sa kanya at ang sarili pa niyang kapatid. Hindi niya alam kung ano nagawa niyang kasalanan para gawin nila sa kanya yon. Ngayon, may kasagutan na kung bakit hindi mo na nagpaliwanag para sa kanyang ate niya dahil sila mismo may gawa noon sa kanya. Nilapitan ni Althea si Daniela. Hindi niya naman masalubong ang mga mata ni Althea. Althea, tawag sa kanya ni Noriel. Huwag mong matawag-tawag ang pangalan ko, Noriel. Nandidiri ako sa iyo. Matigas niyang saan. Tila ba naging bato ang puso ni Althea at tila ba bigla itong namanhid? Gusto niyang umiyak na umiyak pero wala siya maramdaman. Dahil ba sa matagal na ito nangyari? Pero hindi pa rin niya napalalampasin. 4 na taon siya nagigilty dahil nasaktan niya si Noriel. Pero hindi niya akalain na ito rin palang may pakana kung bakit nagising na lang siya isang umaga na may kataming lalaki na hindi niya kilala. Sila ang dahilan kung bakit naging ganitong buhay niya. Sila ang naging dahilan kung bakit nagalit sa kanyang daddy niya. Let me go! Malakas sa sigaw ni Daniela nang hilahin ni Althea ang mahaba niyang buhok. Pinagkatiwalaan kita ate. Sumama ako sa iyo ng gabing yon dahil yun ang gusto mo. Magkapatid tayo pero paano mo nagawa sa akin to? Ikaw pa na sarili kong kapatid? Ikaw pa na nakatatanda? Ano nagawa ko sa inyong dalawa para pahirapan niyo ang buhay ko? Nag-aapoy ang dibdib niya sa galit. Gusto niyang manakit at hindi niya na makontrol ang sarili niya. Tila ba nilalaman na siya ng sarili niyang galit? Althea, pitahon mong buhok ko. Ano ba? Nasasaktan na ako. Wala akong pakialam kung masaktan ka. At lalong wala akong pakialam kahit maghiwalay ang buhok sa anit mo. Ang kapal na mukhang meron ka ate. Fiancé ko? Bakit fiancé ko pang kinakalantari mo? Hindi ka na nahiya? Anong klaseng kapatid ka? Nagawa niyo na ako lokohin tapos ako pang pinagtatakip niyo sa mga kababuyan niyo? Nagawa niyo ako ipatabi sa lalaking hindi ko kilala. What if he's a killer? A murderer? Kaya niyo bang mabuhay sa kabila na nagawa niyo sa akin? Naririnig na sila ng ibang katulong pero pinagpapatuloy pa rin nila ang mga trabaho nila. Althea, it's not like that. Tumigil ka, Noriel. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Sigaw sa kanya ni Althea. 4 na taon siyang niloloko at hindi pa kasama doon ang panloloko sa kanya noong hindi pa nangyayaring gabing yon. Please, let me go, Althea. Masakit na ang ulo ko. Pagmamakaawa ni Daniela. And I don't care, Daniela. I don't care. Hinayaan mo ko. Wala akong ginagawa sa'yo at minahal kita dahil kapatid kita. Pero dahil lang sa minahal mo ang lalaking dapat ay pakakasalan ko, pinabayaan mo ko. Hinayaan at kinilimutan mo ako sa New York. Sabihin mo sa akin, ate. Anong nagawa ko sa'yo para sirain mong buhay ko? Ano ba? Inis na inalis ni Daniela ang pagkakasabunot sa kanya ni Althea. Guluguro na ang buhok niya at masama ng tingin niya kay Althea. Gusto mong malaman? Sige,
Lahat na lang kasi ng gusto ko, sa'yo na lang napupunta. Ikaw na lang palaging bida sa mga mata ni Daddy. Ikaw ang palaging magaling. Ikaw ang paborito, kaya nag-isip ako ng bagay na mas ikasasakit mo. Minahal ko ang fiancé mo. Ano bang masama doon? Pareho lang tayo nagmahal, Althea. Hindi niya akalain na ang pinagkakatiwalaan niyang kapatid, siya pang tra-traitor sa kanya. Althea, please, let us explain. Sabat na rin ni Noriel. Hinarap ni Althea si Noriel at buong lakas nitong sinampal. Halos masakta na rin si Althea dahil sa lakas ng pagkakasampal niya. Nag-iwan ng marka ang mga daliri niya sa pisngin ni Noriel. Ikaw pa, Noriel? Ikaw pa? San ba ako nagkulang sa'yo? Binigay ko lahat ng pagmahal na meron ako. Minahal kita ng buong buo, pero ito lang ang gagawin mo sa akin. Siguro matatanggap ko pa kung sa ibang babae. Bakit sa kapatid ko pa? Bakit kay Ate Daniela pa? Umiiyak niya ng saan. Kumirot ng puso niya dahil ang mga taong pinagkakatiwalaan niya, niloko, trinidol siya. Althea, hindi ko naman sinasadya eh. Minahal kita, totoo yun. Meron lang talagang pangailangan ng isang lalaki. Muling sinampal ni Althea si Noriel. Hinayaan naman yun ni Noriel dahil alam niya nagkasala siya. Pangangailangan? Yun lang ba, Noriel? Napakababaw ng dahilan mo. Dahil lang sa hindi ko may bigay ang gusto mo. Isang linggo na lang, Noriel. Kasal na dapat natin. Pero naisipan mo pa rin akong iset up para lang makover ang panloko ninyong dalawa sa akin? Wala akong ginawa sa'yo. Sana nga niloko mo na lang ako, pero yung lagyan mo pa ng gamot ang inumin ko para maging matagumpay ang panloko nyo, unacceptable na yon. You should be thankful, Althea. Bakit? Kung hindi ba nangyari ng gabing yon, mabubuo ba ang pinakamamahal mong anak ngayon? Di ba't hindi? Kahit masakit ang pala ni Althea, sinampal niya rin ang kapatid. Ang kapal na mukha niyang sabihin to na magpasalamat pa siya sa ginawa nilang dalawa. Hindi na kita kilala, ate. Masyado ka ng bulag sa pag-ibig. Pag-ibig na pinagbabawal ang lipunan. Sa dami ng taong traitor sa akin, ikaw pa na sarili kong kapamilya. You are a whore, ate. Akma sanang sasamparin na Daniela si Althea, pero mabilis itong napigilan. Hinigpitan niyang pagkakahawak sa kamay ni Daniela at tinis yung binitawan. What's happening here? Dumagundong ang boses ng kanilang ama dahil nakarating na sa kanya ang pag-aaway sa kusina. Althea, ano bang sinasabi mo sa ate mo? Hilaw namang natawa si Althea. Bakit hindi ang paanin yung anak ang tanongin ninyo, Dan? At ang isang trusted person niyo dito sa bahay? Bakit hindi silang tanongin mo kung ano ba talaga nangyayari? Bakit hindi mo tanongin kung anong kinalaman na ng dalawa sa kung ano nangyari sa akin? 4 taon na nakakalipas. Sila ang dapat mong tanongin, Daddy. Ako ang niloko. Ako ang nasaktan, pero ako rin ang nakatikim ng galit at hagupit mo. Buong tapang niyang saad. Kailanman hindi niya sinagot ang ama, pero ngayon, punong-puno na siya. Hindi na siya dapat para paglaruan at paikutin pa. Daniela, Noriel, mind to tell what's happening? Baling nga rin sa dalawa. Naayoko na lamang ni Daniela ang ulo niya. I'm sorry, Dad. I just can't stop my feeling for Noriel. Sinubukan ko naman siyang iwasan, pero hindi ko pa rin magawa. I'm really sorry, Dad. Umiiyak ng saad. Hilaw na natawa si Althea. Kailan pa natuto magdrama ang ate niya? I'm sorry, sir. Kung ano man po ang gulo nangyayari dito, it's all my fault. Wala rin kasalanan si Althea dito. Kung may dapat maparusahan dito, yun ay ako, sir. Saad na rin ni Noriel. Hindi na hinintay pa ni Althea kung ano sasabihin sa kanila ng kanyang ama. Umalis na siya ng bahay at pinalis sa mga luhang lumandas kanina. Hindi niya mapapatawad ang taong trumaydor sa kanya. Nagpahatid na lang siya kay Mang Ray dahil malilate na siya kung maghihintay pa siya ng taxi sa labas. Blanco ang ekspresyon ng mukha niya. Gusto niyang umiti kahit pilit na lang, pero hindi niya magawa. Ito pa naman ang unang pasok niya sa trabaho. Sana na may maging maayos sa maghapon niya. Mag-iingat ka, iha. Salamat po, Mang Ray. Mag-iingat din po kayo. Halos walang sigla niyang wika. Na makapasok sa loob ng kumpanya si Althea, humugot pa siya ng malalim yung buntong hininga. Kailangan mo maging malakas, Althea, para kay Chester. Pagpapalakas pa niya sa sarili niya, kahit aramdam pa rin niyang paninikip ng dibdib niya dahil sa panloko sa kanya ng ate at ex niya. Pinilit niyang umiti kahit na nagmumukha na siyang tanga. Wala pa rin ba siya? Muling pagtatanong ni Isabel kay Samuel. Kanina pa siya tingin ng tingin sa relo niya. Darating din yun, tsaka maaga pa para sabihin mong late na siya. Sagot naman ito kahit sinaman siya ng tingin ni Isabel. Hindi mapakali si Isabel sa kinaupuan niya dahil kung hindi na nga sisipot sa trabaho si Althea, hahanapin niya na ito. I can't wait any longer. I need to. Hindi pa man natatapos ang sasabihin niya nang bumukas ang pintuan ng opisina niya. Good morning, sir. Masigla niyang bati. Pinipilit maging normal ang kilos at pananalita niya. Tinignan ni Samuel ang babaeng kinababaliwan ng boss niya
Pero napakulot na lang ano niya. You look familiar. Anas niya dito. Tiningnan naman sa ni Altea at maging si Altea. Napakulot ang noo. Inaalala kung saan ba niya nakita ang binata. Ikaw yung nasa plane, di ba? Tanong naman ni Altea. Yun. Sabi ko na nga ba nakita na kita eh. Oh, holy shit. Ano pa sa katilingan sa Zubel na naguguluhan sa sinasabi ng dalawa. Natawa na lang sa Samuel dahil ang babaeng pinahahanap sa kanya noon, nakita't nakasama na pala nila sa eroplano. So ikaw pala yon. What are you two talking about? Sabat na ni Zubel. Ayaw niyang na naguguluhan siya. Nakita na siya ni Samuel noon, pero bakit hindi ito sinabi kay Zubel? Matatalim ang mga tingin ni Zubel kay Samuel. Apat na taon nakakalipas nang lumipad tayo na New York at dun ko siya nakita. Nasa unahan siya ng upuan natin. Wika niya naman. You saw her before and you did not even tell me? Hindi ko siya kilala. Niwala kang binigay na picture niya eh para makilala ko siya. Ang inutos mo lang sa akin noon, magpakita ko ng mga litrato ng mga dalaga at dun mo siya makikilala. Sagot niya naman. Napatikim na lang si Zubel at si Altea naman ngayon ang naguguluhan. Ano bang pinag-uusapan ninyo? Hindi niya na mapigilang itanong. Sumenyos naman si Zubel na namabas na si Samuel, kaya natatawa't na iiling na lamang si Samuel sa kanya. Akalain mo nga nahanap niya ng babaeng nagpahirap sa kanya ng ilang taon. Nagtatanong ang mga mata ni Altea, pero napakibit balikat na lang siya. Ayaw niya namang tanungin ng boss dahil baka iba pa ang isipin sa kanya. Naupo na si Zubel sa upuan niya at kunwaring binabasa ang mga papeles na nasa harapan niya. I have a meeting outside of the company, so get ready. Dahil sasama ka sa akin kahit saan ako magpunta. Maotoridad niyang saan. Tumayo na si Altea sa tabi ng table ni Zubel para isulat ang mga maaaring schedule ng boss. Yung mga schedule ko na ikaw dapat ng mga kasama ko. Kuli mo kay Diego. Isulat lahat sa papel mo para hindi mo makalimutan. Ayoko sa taong mabaga ng kilos. Do you understand, Miss Altea? Yes, sir. Copy po. Mabilis niyang sagot. Good. 30 minutes before my meeting, dapat nakalisa tayo rito. Don't be late because I hate late. May diin niyang saad. Tumango naman si Altea at sinusulat lahat ang sinasabi ng boss. Lumabas naman na siya ng opisina ni Zubel at hinanap si Diego. Napakalawak ng kumpanya, kaya hindi pa niya alam kung saan hahanapin ang isa pang sekretary ng boss. Diego! Hinihingal pa niyang tawag dito na makita niya ito. Napatigil naman sa paglalakad si Diego at hinarap si Altea. Oo nga pala, nasa table ko yung mga schedule ni sir. Sumulat ka sa akin. Nakuha niya naman kaagad ang ibig sabihin ni Altea. Kaya bumalik silang dalawa sa cubicle ni Diego. Yan yun lahat. Minsan nagbabago ang isip ni sir kung sino ang sasama niya pero be ready pa rin. Madalas din siyang umuwi. Na late. Kaya hindi ka uuwi hanggat di pa rin siya nakaka-uwi. Ano? Ibig mong sabihin kahit uwian ko na, kailangan ko pa rin siyang hintayin? Nanlumo na lamang si Altea nang tumango si Diego. Ang akala niya makaka-uwi siya na maaga para sabayan ang anak sa hapunan. Ayaw ni sir na palagi nawawala sa paningin niya dapat. Mabilis ang kilos mo para maaga rin kayo matapos sa dalawa. Isulat mo na yan lahat dahil alam ko may meeting siya ng alas 9. Tumango na lang si Altea saka bumalik sa opisina ng boss niya. Hindi siya nito pinayagang gawin ang trabaho niya sa labas ng opisina ng boss niya. Kaya lahat ng gagawin niya sa loob din mismo ng office ni Zubel. Kaya maghapon sila magkasama sa isang kwarto at wala silang ibang makikita kundi ang pagmumukha nilang dalawa. Gusto sanang iwasan ni Altea ang boss niya pero paano ba niyon gagawin kung araw-araw sila magkikita at magsasama? Napabuntuhan nga na lamang siya. Natatakot siya baka malaman ni Zubel ang tukol kay Chester. Bunga man ang isang pagkakamali anak nila, hindi pa rin kaya ni Altea na mawala sa kanyang anak. Ito na lang ang nagbibigay ng kulay sa buhay niya kaya hindi niya kakayanin kung sakaling maghahabol si Zubel sa bata. Habang abala sa pagtatrabaho sa Zubel, nilingon sa ni Altea. Sa lubong na naman na makakapal niyang kilit ang mga mata niyang tila nalilito sa ginagawa, ang ngipin niyang kinakagat ang hawak ng ballpen. Maghahabol pa ba siya sa bata? Mukhang okay naman ang buhay niya. Paano kung may sarili na pala siyang pamilya? Hindi gusto ni Altea na lubos sa maging unwanted child sa Chester. Okay lang naman kay Altea kung may sarili itong pamilya. Basta't mahalaga sa kanya, hindi kukunin sa kanyang anak niya. Ipaglalaban niya talaga ito ng patayan. Kahit mawala lahat na meron siya pero hindi niya isusuko ang bata. Pero papaano kung maghabol pa rin siya? Napailing na lang si Altea ng ulo niya. Kung ano-ano na lamang iniisip niya. Masyado na naman siya nag-overthink. Nakamata lang ni Altea ang ulo niya gamit ng ballpen. Saka pinagpatuloy ang ginagawa sa kanya ng boss niya. Itinoon niya na lang atensyon niya sa ginagawa niya. Hinuhusga niya naman lang ang boss niya. Hindi niya naman kasi maiwasan, lalo na sa mga narinig niya sa labas.
Ilang araw na siya rito at kung ano nang narinig niya laban sa boss nila. Napalingon si Althea kay Isabel nang tumayo ito, saka nagtungo ng bintana habang may kinakausap sa cellphone niya. Hindi niya na lang pinansin iyon, saka pinagpatuloy ang ginagawa niya. Labas-pasok din siya ng opisina ng boss niya para maibigay ang mga papeles sa kailangan niyang ihatid sa ibang department. Althea, yes sir? Mabilis niyang sagot dito. You're not going overtime today. Maotoridad itong saan? Napatango na lang si Althea. Ano pa bang magagawa niya? Ito ang trabaho niya at kailangan niya mag-adjust. Kinuha niyang cellphone at itetext ang katulong na siya nag-aalaga sa anak niya. Nasanay siyang palaging kasamang anak ng buong maghapon, sabay kakain, pero ngayon kailangan niya magtiis dahil iniisip niya para sa anak niyang ginagawa niya. Yeah, sure. Dinig pa ni Althea ang sagot ng boss sa kausap ito sa kabilang linya. Naibaba naman Althea ang ulo niya nang humarap na ang boss sa kanya. Get ready. I have a meeting again in a restaurant. Anas ito na kinatango ni Althea. Niready niya lang ang papel at ballpen niya para makapag-take down notes. Halos magulat pa siya nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok ang hihingal na si Samuel. Napatingin pa si Samuel kay Althea. Pinagbukang maayos sa mukha niya bago niya hinarap si Zubel. Nilapitan niya ito at napatasan ng kilay si Althea na wala man siyang marinig sa dalawa. Let's talk pero wag dito. Mahinang saad lang ni Samuel. Tinignan ni Zubel si Althea na nakatingin din sa kanila kaya naibaba na lang ni Althea ang ulo niya at baka ko na pang isipin ang boss sa kanya. Follow me. Saad ni Zubel sa kanangunan naglakad patungo sa isang kwarto which is a soundproof room. Kahit magsigawan pa sila ng dalawa wala makakarinig. Nakatalikod si Zubel kay Samuel. Nahuli ng lalaking pamatay kay Hiner kanina lang. May tama rin ang bahala si Frida na siyang sumugod sa lalaking yon. Wika niya. Blanco lang naman ang mukha ni Zubel. He has a two-face. He is a businessman in a day and he is like a dangerous animal in night na hindi magugusto yung makabangga mo. Paralampasin ka niya sa araw pero pagsapit ng gabi, hindi ka nasisikatan kinabukasan ng araw. Kill him. Walang pag-aalinlangan niyang wika. Wala siyang sinasadto pagdating sa mga kalaban niya. Lahat lilinisin niya sa pamamagitan ng mga kamay niya at dadanak ng dugo sa sahig. Wala ka makikitang emosyon sa mukha niya ngayon. Ang lalaking natatakutan lahat na organisasyon, banggain mo ng lahat pero wag si Isabel Montero. Gusto ni Frida na ipabayan na lang sa kanyang lalaking yon. Ano sa tingin mo? Pinapaikot-ikot lang ni Isabel ang hawak ng ballpen sa mga daliri niya. Give it to her. Total kapatid niya naman na nawala sa kanya. Hayaan mong ipaghiganti niyang kuya niyang pinapatay ng gagong yon. Masusunod. How is she? Is she okay? Pagtatanong niya sa kalagay ni Frida. Okay naman na siya. Sa braso lang naman siya tinamaan eh. Good. Ipaubayan mo na sa kanyang lalaking na huli ninyo. Siya nang bahala kung anong klaseng pagpaparusang gagawin niya. The important thing is it's going to die tonight. Napakamot naman sa Samuel sa batok niya. You know Frida kapag galit siya sa isang tao, patatagalin pa niyang paghihirap nun. Napaka-torture na babae. Wala akong pakialam. Kahit tagain pa niya ito ng mapurol na itak, it's on her. Sagot niya. Napatango na lamang sa Samuel. Lumabas na rin sa Zabel. Tiringnan niya si Althea na naghihintay na sa kanya. Ang kaninang walang emosyon niyang mukha ay nagbago na. Bumalik na ulit ito sa pagiging boss niya. Mauuno na ako. Have a nice day. Nakangiti na rin wika ni Samuel kay Althea. Tila ba walang seryosong pinag-uusapan kanina? Sa'yo rin. Ngiting sagot ni Althea. Napairap lang si Zabel dahil kapag kay Zabel nakasimangot siya, pero sa ibang tao ang laki pa ng ngiti niya. Sino bang boss niya rito? Let's go. Ani Zabel sa kanoon nang lumabas. Nakasunod lang naman si Althea sa kanya. Nang huminto si Zabel sa paglalakad niya, nabunggo pa si Althea sa likod ni Zabel. Pasensya na po, sir. Hinging tawad niya sa kabahagyang umatras. Don't smile at other men, Althea. Biri nito. Napakunot na lang nanoo si Althea dahil sa sinabi ng boss. Anong problema nun? Tanong pa rin niya sa sarili niya dahil nauna na maglakad si Zabel. Faster! Sigaw nito kaya mabilis sumunod si Althea. Ano bang trip ng boss niya? Huwag ngingiti sa iba? Nababaliw na ba siya? Hilaw na natawa tuloy si Althea sa isipan niya. Napahinto na lang siya sa paglalakad nang sumakay ang boss niya sa isang napahagara at napahagandang kotse. Nagsasumigaw ito ng karangyan at ikaw na lang ang mahihiyang sumakay. May kaya rin naman sila pero hindi niya kaya man nakikitang gamit ng boss niya. Sasakay ka ba o tititigan mo na lang itong sasakyan? Masungit na saan ni Zabel. Sumakay naman si Althea pero hindi niya alam kung paano. Paano ba kasi buksan ang pintuan ito? Para tuloy siya na ignorante. Napatras na lang siya nang bumukas ang pintuan ng kusa.
tanging narinig niya sa boss niya. Hindi sila magkasinyaman para magkaroon ng ganitong sasakyan, kaya paano niya malalaman? Mamaya baka makasira pa siya, kulang pang isang taong sahod niya sa gasgasan lang ng sasakyan ito. Pagpasok niya sa loob ng sasakyan, hindi niya maiwasan ang limamangha dahil napakaganda. Hindi niya na lang yun pinahalata dahil nakakaya naman sa boss niya. Malapit na magdilim, pero busy pa rin sa trabaho ang boss niya. Gusto niya na talo yung umuwi dahil sa mga nakikita niyang mga empleyado na pauwi na. Nang makarating sila ng restaurant, naabunta naman nilang tatlong lalaki na sa mid-40s pa lang. Si Isabel ang pinakabata sa kanila. "Let's begin," ana si Isabel. Nagsimara na lang sila kagad sa pinag-uusapan nila at walang paligoy-ligoy. Okay na rin yan para hindi sila magtagal sa meeting. Sulat lang naman ang sulat si Althea, lalo na kung mga mahahalaga. Napapataas na lang minsan ang kilig ni Althea dahil sa mga pinag-uusapan nila ng negosyo, lalo pa sa halaga ng perang nasasabi nila. Kano ba kayaman ang boss niya? Napakabata pa nito para maging successful sa buhay. Naiinggit tuloy siya dahil siya, eto pa rin, tao pa rin. Kung ganun, umpisa na sila ng madaling panahon. "I will trust you here, Mr. Navarro," anas ni Isabel sa isang matanda. "You don't have to worry, Mr. Montero. Then meeting adjourned." Nang marinig ni Althea, halos pumalakpak ang tenga niya. Dahil sa wakas, makakauwi na rin siya kung wala na ibang papagawa ang boss niya. "Let's have dinner first before we leave." Baling ni Isabel kay Althea nang mawala ang tatlong kamiting niya. "Wala na po ba kayong ibang ipapagawa, sir?" tanong niya. Umiling naman si Isabel. "Let's eat first." "Pasensya na po kayo, sir, pero sa bahay na lang po ako kakain. May kailangan pa po kasi akong gawin, kaya I'm sorry po. Babawi na lang po ako sa susunod," pagpapaalam niya. "Don't worry, I will take you home after we eat." Inilagay naman na lahat ni Althea ang mga gamit niya sa bag niya, saka tumayo at bahagyang yumuko. "Pasensya na po talaga kayo, sir. Kung wala naman po akong gagawin, uuwi na po ako. May gagawin lang po talaga ako eh. Magta-taxi na lang po ako. Salamat po. Ingat po kayo sa pag-uwi." Nagmamadali niya ang saad saka tumalikod na. "Hey, wait!" Pigil pa sa niya ni Isabel pero dire-diretso nang umalis si Althea. Tinakbo niya ang exit para makalabas kaagad. Salubong tuloy yung mga kinin ni Isabel. Tumayo na rin siya dahil ano pang gagawin niya sa lugar na ito. Mabilis na nakahanap ang taxi sa Althea at nagpahatid na sa bahay nila. Maaga pa naman kaya baka hindi pa kumakain ng anak niya. Hindi niya na kasi ito pinapasabay sa pagkain kasama ng ate Daniela niya at ang daddy niya. Baka kasi may masabi lang ang ate niya kay Chester na ikakasakit ang damdamin ng bata. Mabilis na inalis ni Althea ang suot niyang heels saka pumasok ng bahay. Naabutan pa niya si Noriela na nasa may sofa pero hindi niya na ito pinansin. "Yaya Jonna, si Chester po?" tanong niya sa katulon ng nag-aalaga kay Chester. "Nasa kwarto pa, iha. Nagbibihis pa. Hindi pa rin siya kumakain. Sige po, ako nang bahala sa kanya." Umakit na sa taas si Althea at nabot niya naman sa Chester na nagsasuot pa ng damit niya. "Hi, baby." "Hi, mommy." Masiglang saan ni Chester dahil nakita ng ina. Tinulungan naman na ni Althea na magbihis ang anak saka sila nagtungo ng kusina para kumain. Nakatingin lang si Daniel sa anak ni Althea. Hindi niya lubos sa kalain na gubong ang ginawa nilang kalokohan ni Daniela noon. Ang plano lang dapat nila ay makakasiping ni Althea kahit na sino ng lalaki. Pero sino ba nakakalam na sureball pala kung mag-shoot ang lalaki na kasama niya? Nakabuo tuloy. Nakasunod na naman ang mga mata mo sa kanya. Wika ni Daniela saka naupo sa may sofa. "Pwede ba, Daniela? Huwag muna ngayon. Huwag mo nang nagagandang galit ang daddy mo sa'yo." Napairap lang si Daniela nang ipaalala na naman sa kanya ang parusang ginawa sa kanya ng ama. Lahat ng ATM cards niya blocked. Bawal gamitin ng kotse niya at hindi siya pwede makagimik kasama mga barkada. Alas 7 dapat ng gabi, nasa loob na siya ng pamamahay. Binawi sa kanyang konto at lahat ng gagastos niya sa sarili niya, dapat sariling sikap niya. Wala siya makukuha kahit ano sa ama. "Huwag na huwag mo lang talaga ako lulukuhin, Noriel. Hindi mo alam ang kaya kong gawin." Pambabanta niya rito sa kasi ang malis. Napailing na lamang si Noriel. Pinaw problema din niya ang ginawa sa kanya ng mga magulang niya. Hindi si Don Argente ang nagbigay ng parusa sa kanya, kundi ang mga magulang niya. Iniutos sa kanya na siya mismo ang aamin sa mga magulang niya sa kung anong pinsan ang ginawa niya noon sa kasal nila ni Althea dapat. Nagulo na lang ni Noriel ang buhok niya saka umalis. "Naboboring ka na agad? Basta't matulog ka lang sa tanghali para mabilis na lang ang oras, okay?" Wika ni Althea sa anak dahil kinakwento nito kung paano siya naboboring sa maghapon. "Mom, when will I meet Daddy?" Bahagyang nagulat si Althea sa tanong ng anak. Ngayon na lang ulit ito nagtanong at hindi niya na alam ang isasagot dahil ang sabi niya rito ay nasa Pilipinas ito at nagtatrabaho. Napabuntong hiningan lang si Althea.
Naalala niya naman ang itinanong ng anak kagabi. Malamang magtatanong pa rin yung dalagahan na pa rin siya ng tunay na ama. Naihigaya na lang ang ulo sa lamesa at ginawang una ng braso. Ano bang sinasabi niya sa anak? Gusto pa ba talaga niyang makilala ang ama niya? Hindi pa ba siya dapat bilang magulang niya? Hindi. Hindi ko kayang sabihin. Ani niya sa sarili at napapailing pa. Do you have something to tell me? Biglang napaayos ang pagkakapos si Althea nang marinig ng boses ang boss niya. Hindi niya ito narinig na pumasok. Wala po, sir. Yoko niyang saan. Bakit ba kasi iniisip pa niya yun? Paano na lang kung iba pa siyang nasabi? Malamang magtataka ang boses sa sinasabi niya. Really? I think there is. Come on, tell me. Umiling si Althea habang nanatiling nakayoko ang ulo niya. Wala po, sir. May iniisip lang po ako. Hindi naman po yun tungkol sa trabaho. Napataas na ng kilay sa Zabel, saka niya tiniliguran si Althea. I need to go to Singapore tomorrow. 5 a.m. in the morning, we're going to meet here in front of the company. You will come with me. Po? Gulat niyang tanong. Isasama siya sa Singapore? Pero bakit siya? Kung pwede namang sa Diego na lang. Hindi siya pwedeng umalis. You heard me, right? Blanco ang tanong ni Zabel. Pero kasi sir, hindi po ako pwede. I already told you, Miss Ardian. Miss Althea. Pagpaputol niya sa apelido ni Althea. You need to come with me kahit saan ako pumunta. Malinaw na malinaw yan sa kontratang pinirmahan mo at sinabi ko rin sa'yo nung araw na nag-apply ka bilang sekretarya ko. I don't need any excuses from you. You're going to come with me. Either you want it or not. Maotoridad niyang saad. He forced her to come with him in Singapore. Nanulumong naupo sa upuan niya si Althea. Nagsasabi naman ang totoo ang boss niya. Nakasaad yan ng malinaw sa kontrata at sinabi rin sa kanya. Tinanong pa siya kung kaya niyang trabahong iyon at pumayag siya kaya bakit siya magre-reklamo ngayon. Hindi niya naman kasi akalain isasama pa siya sa outside of the country. Matatanggap pa niya siguro kung overtime sila pero yung mga ibang bansa sila, papano na lang sa Chester? Bagsak ang balikat ni Althea na bumalik sa gawain niya. Papano niya iiwan ang anak sa bahay nila? Hindi naman pala sila magkasundo ngayon ng Ate Daniela niya. We're not going to stay there for 2 days. Before 5 a.m. dapat nandito ka na para dire-diretso na tayo. Dagdag pa ng boss niya. Wala nagawa si Althea kundi ang tumango na lamang sa boss. Tinanggap niya ang trabaho ito dahil akala niya madali lamang. Tanggap niya ang pagkakaroon niya ng overtime pero hindi niya alam na isasama pa rin pala siya kapag kinilangan ng boss niya na lumipad sa ibang bansa. Miss Althea, tawag ni Diego dito. Nilingan naman sa ni Althea. Ito nga pala mga kailangan mong ihanda ng mga gamit ni sir kapag nagpunta kayong Singapore. Biling niya sa kanya binigay ang ilang nakasulat sa papel. Kakapala na ni Althea ang magtanong. Gusto niya lang namang malaman. Marami ka bang gagawin? Hindi ba ikaw ang sasama kay Sir Don? Pagtatanong niya. Hindi sila close sa Diego pero ayaw niya talagang sumama. Ayaw niyang iwan dito ang anak lalo pat nag-iisa ito. Paparo na lamang ito sa pagtulog niya sa gabi. Wala siya makakasama. Pasensya ka na. Marami pa kasi talaga akong asikasuhin. Alam naman yun na Sir Sobel dahil kung wala akong gagawin, kahit ako na mag-volunteer para sa mama sa Singapore. Tipid na lang napangiti sa Althea. Ganun ba? Sige, pasensya ka na sa abala ha. Salamat sa pagpapaalala dito. Ngiti niyang wika, saka umalis na. Wala na talaga siyang choice kundi ang sa mama. Pagdating niya ng vanilla, si Chester kagad ang hinanap niya. Hinaplos niya ang pisi ni Chester at tipid niyang umiti. Binuhat niya ito, saka sila na upo sa may kama. Are you okay, mommy? Tanong ng anak na kinatango naman ni Althea. I need to leave tomorrow, baby. 2 days ako dun. Si Yaya Jonah na muna makakasama mo, okay? Siya rin ang makakatabi mo sa gabi. I don't want to leave you alone here but I have no choice eh. Mommy needs in her job. Wika niya rito habang hinapos ang buhok ng anak. Pakiramdam niya hindi kakaya ng 2 araw na mawalay sa anak. I understand po. I will behave naman po rito mommy eh. You don't have to worry po. Napangiti naman si Althea. Wala naman siyang kailangan intindihin sa anak dahil mabait naman ito at marunong makinig. Ang ipinag-aalala niya lang ay ang kasama niya sa bahay. Paano kung may masabi sila sa kanya habang wala siya? Hindi naman ganun kadali na bumalik, lalo sa Singapore pa siya manggagaling. Basta, huwag kang lalabas ng bahay, anak, okay? Lahat ng sasabihin ko sa'yo, susundin mo. Kapag nakita mong lolo, huwag mo muna siyang abalahin. At kapag nakita mo naman ang tita Daniela mo, huwag mo rin siyang abalahin. Sa garden ka lang maglalaro o di kaya dito sa kwarto natin. Maliwanag ba yon? Yes, mommy. I understand po. Napanatag naman ang loob ni Althea. Inayos na ng dadali niya at mga personal niyang gamit. Pangarap niya makapag-travel-travel pero kasamang anak. Paano siya magiging masaya sa pagpunta ng ibang bansa kung ang anak niya ay naiwan naman dito?
Nauna nang pinakain ni Altea ang anak kaya ngayon sila mag-ama magkakarap sa pagkain. Daddy, I need to go to Singapore dahil kailangan ako ng boss ko. Dalawang araw lang naman kami doon. Pagpapaalam niya habang kumakain. And how about Chester? Naku Altea ha, hindi ko alagaan ang anak mo dahil may trabaho rin ako. Sabat ni Daniela. Napailing na lang kanilang ama dahil si Daniela na nga nagkasala sa kapatid. Ito pa may gana magsungit. Hindi ko naman ipinaalaga sa inyong anak ko. Sinasabi ko lang kay Daddy para aware siya. Sabat ka kasi ng sabat, wala naman ako sinasabi sa'yo. Hindi na rin ka ni Altea makipagplastikan pa sa atin niya. Siya ang nauna. Siya ang sumira ng relasyon nila at hindi siya makikipagplastikan sa kabila ng ginawa niya. That's enough. Bigyan niya naman ako ng kahit konti respeto. Nasa harapan tayo ng pagkainan. Pagpipigil sa kanila ni Don Argente. Napailing na lang si Altea nang irapan si Daniela. Ayaw na lang sanang pansinin ng kapatid pero mahilig ito makisabat. Maagang nagayak si Altea. Alas 4 pa lamang, bumangon na siya para makapagkape. Okay naman na lahat ng dadalhin niya. Tinignan niya ang anak na mahimbing pa rin natutulog. Iniisip pa rin niya kung paano pa niya sasagutin ang anak sa susunod kapag nagtanong ulit ito tungkol sa ama niya. Huwag mong aalisin ang mga mata mo sa kanya, Yaya. Huwag mong hahayaan na pumunta siya kung saan-saan. Alam mo naman ang tungkol sa kanya. Itinuturing siyang kahiyan sa pamilyang to. It's not his fault pero nasa kanyang sisi kung bakit naging ganito ang buhay ko. Napabuntong halinga si Altea sa kahinalikan ng anak sa noo. Malambing na bata si Chester. Hindi lang nila yung nakikita dahil ang tingin sa kanya, bunga ng isang kasalanan. Ako na pong bahala sa kanya, ma'am. Huwag na po kayo mag-alala. Bahagya na lang umiti si Altea. Minsan pa niyang hinaplos sa pisngi ang anak sa kanya ito iniwan sa kwarto. Huwag mo siyang iiwan hanggat di siya nagigising. Yung vitamins niya huwag mong kakalimutan. Huwag mong hayaan na makasama niyan si Ate Daniela. Sunod-sunod niya pang bilin. Hindi niya naman ipinagkakait ang anak niya sa pamilya niya. Gusto lang naman umiwas sa gulo hanggang kaya pa niyang pigilan. Bata pa si Chester para makarinig ng mga tamang hindi salita. Iniisip niya na rin na baka mabigla ni Ate Daniela na bunga siya ng kasalanan at isang estrangherong ama nito. Lumabas na si Altea. Pinabilik na si Yaya Jonah sa kwarto. Saktong paglabas niya na may nakita niya si Nariel na nakasandal sa pader at takabol sa pang dalawang kamay. Hindi na yun pinansin ni Altea takma na sana siyang aalis nang harangan sa ni Nariel. San ka ba? Para ihatid na lang kita. Wika nito na hilaw namang tinawanan ni Altea. Ang lakas pa na loob na magpakita kay Altea sa kabila na nagawa niya. Tapos kung makipag-usap pa to, kala mo naman para wala nangyari. Hindi ko kailangan. Malamig na wika saka naglakad na uli pero nakasunod sa kanya si Nariel. Iahatid na lamang kita, Altea. Baka mapano ka pa dyan sa labas. Pwede ba, Noriel? Iwasan mo na lang ko para pareho tayong makaiwas sa gulo. Kilala mo si Ate Daniela at alam mong hindi niya magugustuhan kapag nalaman niya ito. Kaya lumayo ka na sa akin. Amano sa tayo. Wala akong ginawang kasalanan sa iyo kaya pwede. Leave me alone. May diin niyang saad saka maninaglakad pero nakasunod pa rin sa kanya si Noriel. Napahinto na lang sa paglalakad si Altea dahil sa inis niya. Sinabi nang hindi ko kailangan eh. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Ilis niyang saad dito. Altea, iyahatid lang kita. Peking tumawa si Altea sa kanya inabot kay Mang Ray ang mga gamit niya na ngayon lang naman napansin ni Noriel. Si Mang Ray ang mag-ahatid sa akin at hindi ikaw. Bumalik ka na sa pagkakatulong mo. Blankong saad ni Altea saka pumasok na sa loob ng kotse nila. Matapos naman ilagay ni Mang Ray sa trunk ang mga gamit ni Altea, hinarap niya si Noriel. Ako na mag-ahatid sa inyo, iyo. Bumalik ka na sa loob. Malamig na rito. Aniya saka sumakay na para makaalis na sila ni Altea. Napabuntong hininga na lang si Noriel at nagulong buhok niya bago bumalik sa loob ng bahay. Umagang-umaga naman hindi may pintang mukha ni Altea. Ang kapal na mukha niyang kausapin pa to sa kabila ng ginawa niya? Sa tingin niya ba ganun na lang yon? Gusto niya magdemanda pero para saan pa? Ilang taon naman na rin ang lumipas saka gusto niya na matahimik at tumayo sa gulo. Ayaw niya nang palakihin pang lahat. Bago mag-alas 5 nakarating na siya sa harap ng kumpanya, hinihintay niya na lamang kung sinong susundo sa kanya. Hindi rin naman umahalis si Mang Ray dahil walang kasama si Altea. Maya-maya, may isang sasakyan ang pumarada sa harap. Yan na ba ang sundo mo, iha? Talong pa ni Mang Ray. Mula sa magarang sasakyan, lumabas si Zobel. Opo, Mang Ray, ingat po kayo sa pag-uwi. Ikaw din, iha. Isinakay na ni Altea ang mga gamit niya sa sasakyan ni Zobel. Saka nila nilisan ang lugar. Kumain ka na ba? Pagtatanong ni Zobel. Napailing na lamang si Altea. Hindi siya sanay na may ibang tao nagtatanong sa kanya kung kumain na ba siya.
If you want to request the food in the plane later, you can tell it to me para masabi ko sa chef. Namamangha na lang si Althea. May sarili na nga silang plane para makarating ng Singapore. May sarili pa rin at kasamang chef sa loob ng plane. Ayos ah, yaman. Kahit ano lang po sa akin, sir, okay lang po. Hindi naman sa mapili sa pagkain para mag-request pa, saka isa pa nakakahiya kaya. Hindi na sumagot si Isabel at tinahakandaan patungo airport. Si Samuel dapat na magsusundo kay Althea, pero inagaw na ni Isabel ang susi kay Samuel. Ayaw niyang maiwan si Althea kasama ng ibang lalaki. He just can't explain his feelings. He don't believe in love kaya hindi niya alam kung ano bang meron at nakikita niya sa dalaga para ituring niya ito na mas espesyal kaysa ibang babae. Maybe he just want to play? Inilibot ni Althea ang paningin niya sa paligid. Napakalawak ng kwartong tinuluyan nila. Ito na yata ang pinakamalaking kwarto sa buong hotel. Napakalaki at napakaganda. Kita mo pa napakagandang paligid sa ibaba. Akalain mong wala ka sa hotel dahil para ka nasa isang bahay ang sukat ng kwartong ito. That is your room. Pagkatapos magayos sa mga gamit mo, papuntahin mo ako rito. Wika ni Isabel sa kanapo sa may sofa at tinarap na ang laptop niya. Napapailing na lang si Althea dahil puro na lang laptop ang kaharap ng boss. Buong biyahe, sa laptop pa rin ang harap niya hanggang sa pagdating pa rin ba nila? Two workaholic. Aniya pa sa sarili saka pumasok na sa kwarto. Inayos na lang niya ang mga gamit niya saka tinignan ang cellphone. Napapangiti nilang si Althea dahil sa maraming text ng yan ni Chester kung anong ginawa nito ngayong araw. What took you too long? Dinig niyang sigaw ni Isabel mula sa sala. Napairap na lang si Althea. Hindi ba siya marunong maghintay? Kung sa bagay, wala nga pala sa vocabulary niyang salitang pasensya. Irap pa niyang saad sa kabilang sang cellphone para makalabas na. Sa lubong na naman ang mga kilin ni Isabel habang nakarap sa laptop niya. As always, bulong na naman ni Althea sa sarili. Saka na po sa harap ng boss para tulungan nito sa mga trabaho niya. Coffee sir, you want? Pagtatanong pa ni Althea. Blanco naman sa tingin ni Isabel. Do you really need to ask that? Masungit niyang tanong din. Napahugot na lang ang malalim mabuntong hininga si Althea para kalmahin ang sarili niya. Tahimik siyang tumayo sa kahinanap ang kusina sa kwartong ito. Masama na bang magtanong sa kanya? Damn him! Baka kapag tinimplan ko siya ng kape na walang sabi-sabi sa kanya, sungitin niya na naman ako at sabihin na wala naman siyang sinasabing timplahan ko siya. Nasaan bang utak nun? Inis niyang wika sa kanilingon ng pinagdaanan niya kanina. Hindi niya naman na makita ang boss na dala kapasang na siya sa kusina. Padabog pa niya binuksan ng kabinet para maghanap ng kape. Sa kutsara niya tuloy na ibabaling ang pagigigil niya sa boss. Napakasungit. Ani pa saka bumaling sa sala para ibigay ang kape. Hindi niya malang natawagan ang anak para makamusta ito. First time pa naman niya malayo sa piling anak ng ilang araw. Hinihikab na si Althea dahil wala silang ginawa ng boss kundi gawin ang mga papeles. Tinignan ni Althea si Isabel pero gising na gising lang ito at tila hindi naboboring sa mga kaharap nilang papeles. Mukhang minamadali niya na dahil mamaya ng event na tataluhan ng boss. Maya-maya, may kumatok sa pintuan, kaya't si Althea nang tumayo para tingnan kung sino yon. Do you need something, sir? Tanong niya rito. I just want to deliver this food, ma'am, for Sir Isabel Montero. Sagot nito. Have they been paid? Muli niyang tanong dahil kung hindi pa, aba wala siyang pambayad kaya tatawag niya si Isabel. Yes, ma'am. The food is included in your stay here. Napatangot-tangot si Althea sa kanilawakan ng pintuan para papasukin ang lalaki. Tutulungan sana ni Althea sa pagbaba ng mga pagkain ng lalaki na magsalita si Isabel. Just sit down, Miss Althea. Let him do his job. Malamig pa nitong saan. Napakunot na lang na noo si Althea dahil hindi niya maintindihan ang ugali ng boss kung sa bagay, di naman talaga sila magkakilala. Tinutulungan ko lang siya, sir. Walang masama doon. May diin niyang sabi. Hindi naman sila naiintindihan ng lalaki dahil English lang alam nitong wika. Yan ba ang pinunta mo rito? Sinama kita to help you with these papers, Miss Althea, if you forgot. Hindi na lang umimik si Althea dahil baka kapag pinatulan niya ang boss niya, wala na siyang trabaho pagbalik ng Pilipinas at baka hindi lang sila magkaintindihan. Napakalit na bagay, pinapalaki pa ng boss. Anong masama kung tutulungan niya lang itong ibaba ang mga pagkain? Napaka-immature. Hindi naman sa iniwan sa mga katrabaho niya. If there's still you need, ma'am, and sir, just call us. Thank you and enjoy your stay with our hotel. Nakangiting wika ng lalaki kaya ngumiti na rin si Althea. Thank you too. Aniya saka tumayo para isarado ang pintuan. Nagpapaikot na lang din ang mga mata ni Isabel at hindi na pinalitsin si Althea. Pagbalik ni Althea, hindi pa ginagalo ni Isabel ang mga pagkain. Kumain muna kayo, sir. Tanghali na rin po. Malumanin niyang wika saka inayos sa mga nagkarat na papel para hindi mabasa o madumihan kung sakaling may matapang pagkain.
Itinabi naman na rin ni Isabel ang laptop niya para makakain na at makapagsimula ulit para sa presentation niya maya-maya. Pansin niya namang di kumakain si Althea kaya nilingon niya ito. You should eat too. I cannot finish these foods. May pagkasawing tasaad sa kamaling kumain. Sumunod naman na si Althea. Pakiramdam niya anumang oras mawawalan siya ng pasensya sa boss dahil sa ubod ng sungay dito na akala mo ay may babae na may buwanang dalaw. Pilit na lang kinakalma ni Althea ang sarili dahil alam niyang wala lang patutunguhang mabuti kapag nagtalo pa sila. Matapos silang kumain, linisan ni Althea ang mga kalat nila dahil tila nagmamadaling masyadong boss niya. Laptop at mga papeles na naman ang kaharap, kakatapos pa lang kumain. Mukhang di malang uso sa kanya ang salitang pahinga. Ang mga mayayaman nga naman talaga. Marami na nga silang pera pero parang mga hindi pa rin ako kontento sa kung anumang meron sila. Kung sa bagay, marami silang luho. Nagtimpla na lang ang mata panakapin si Althea para makasabay siya sa pagtatrabaho sa boss niya dahil inaantok talaga siya. Wala siya nagawa sa maghapon na yun kundi ang gawin ng lahat ng mga presentation ni Zobel. Pagsapit naman ng hapon, gulat na lang siya. Nahagisan siya ni Zobel na isa nakabox na bagay. Inis na nilingaw ni Althea si Zobel. Hindi niya ba maaabot ng maayos? Akala mo napakalayo ko para ihagis niya. Reklamo pa niya. Pero wala na si Zobel dahil nakapasok na sa loob ng kwarto niya. Sinama niya ng tingin ito kahit na pintuan pa lang nakikita niya. Konti na lang talaga at mauubos ng pasensya niya. Pumasok na rin siya sa loob ng kwarto niya para tingnan kung anong laman ng box. Napakunot na lamang siya na noon ang isang long dress na nakalagay doon. Kumikinangpay ito dahil sa palamuti niyang silver. Am I going to wear this? Tanong pa niya sa sarili saka tinapat sa katawan niya para makita ang sarili sa salamin. May baon naman siyang isusuot kasi isang polo shirt at skirt na magbubukas niya ang sekretarya. Pero sa binigay sa niya ni Isabel, mukhang partner na sila sa pagpunta sa event. Tungkol lang naman sa negosyo ang lahat kaya para saan pa ng mga damit na ito. Hindi naman siya kasali dahil sila naman siyang sekretary. Napabuntuhan niya lamang siya. Mas maganda sigurong sundin niya na lang ang binigay sa kanya ng boss para hindi na sila matagalan pa. Sinimulan niya ng ayusin ang sarili niya sa harap ng salamin. Gusto pa sana niyang tawagan ng anak kaso hindi niya man lang maisingit dahil wala pa siyang available na oras. Light makeup lang ang nilagay niya sa mukha niya dahil maputi naman siya. Mas lalo pang lumitaw ang kaputian ng katawan niya dahil sa kulay ng dress niya. Medyo kita rin ang kalahati ng likod niya. Mas okay na yun kaysa cleavage niyang makikita. Okay ng lahat sa kanya pero wala siyang baon na heels na nababagay sa suot niya. Isang black shoes lang ang dala niya na may kaunting heels. Okay na siguro to. Hindi naman siya makikita dahil long gown naman ang suot ko. Aniya. Nakapusod ang mga haba niyang buhok dahil mas magandang tingnan. Hindi naman siya nakapagpadala ng pangkulot ng buhok niya dahil na bang mali niyang ganito palang kailangan niyang isuot. Kung alam niya lang, hindi sana nakapagdala pa siya ng mga gagamitin niya. Matapos ay makapagayak, lumabas na siya ng kwarto niya. Kulot noon naman naghihintay si Zobel sa kanya sa may sofa. Aba, huwag siyang magmadali dahil mabilis lang naman talagang mag-ayos ang lalaki kaysa babae. Nang mapansin na ni Zobel si Althea, inangat na niya ang paningin niya. Napatitig naman siya kay Althea. Oo, maganda na siya. Pero ibang tingkad ng kagandahan niya ngayon dahil ito'y masyado nagme-makeup kapag pumapasok sa trabaho. Mukhang lip tint lang ay okay na sa kanya. Nangingibabaw ang kagandahan ni Althea. Ang ulo niya dahil sa paraan ng pagtitig sa kanya ng boss. May balak pa ba kaming umalis? Mahina niyang bulong sa sarili. Tumikim na lamang siya para agawin ang atensyon ni Zobel. Napakarap naman ng mga mata si Zobel. Saka tumayo at inapitan si Althea. Nagulat na lang si Althea na namulod sa harap niya si Zobel. Ano po bang ginagawa ninyo? Gulat niyang saad at bahagyang napaatras pero pinigilan siya ni Zobel para sa isang glass heels. Hindi yun napansin ni Althea dahil na kay Zobel ang atensyon niya. Inalis si Zobel ang suot-suot ni Althea na sapatos para ipalit ang sinadyapan niyang bilhin kanina. Walang imek na sinuot na rin yun ni Althea. Napahaganda ng mga paa niya at akalain mong pinasadya talagang gawin ang mga yon para sa kanya. Napangisi na lamang si Zobel sa kasi at tumayo. Now, let's go! Aniya sa kanaunang maglakad. Napangiwi na lamang si Althea. Hindi nga pala gentleman ng boss niya kaya anong inaasahan niya? Maingat na siya naglakad pero tila isa siyang model sa paraan ng paglalakad niya. Tuwid na tuwid ang mga tuhod niya sa tuwing iniyahakbang niya ang mga ito at tinanakasot lang siya ng flat na sandals. Hindi alintana ang 5 inches ng heels niya. Nakasunod lamang siya kay Zobel hanggang sa makarating sila ng elevator. Ngayong nakasot na siya ng heels, hindi na siya nahirapang tinganin ng boss niya dahil sa tangkad niya. Pagdating nila sa floor kung saan gaganapin ang event, nadadalo ni Zobel, naging agaw at tension silang dalawa, lalo na sa Althea.
Nabaling sa kanyang atensyon ang ilang nadaanan nila, kaya nagulat na lang si Altea nang hawakan si Isabel sa likod niya. Ramdam na ramdam niya ang init ng palad ni Isabel. Pakiramdam niya tuloy naging robot na sa paglalakad dahil napakalakas na epekto ng pagkakahawak sa kanya ni Isabel. Napangiti na lang din si Altea kapag may mga kakaiba na kakaiba bang baihan na tingitian din siya. Mr. Montero, you're here. Good evening. Bati nito. Singit ang mga mata. Alam mong isa siyang Chino na negosyante. Good evening to you too, beautiful lady. You have a gorgeous miss tonight, Mr. Montero. Dagdag pa niya na mapansin si Altea. Good evening too, sir. Magala na sagot ni Altea. Nice to meet you here, Mr. Chang. Excuse us. Formal niyang wika saka nagpatuloy sa paglalakad. Ramdam na ni Altea ang init sa katawan niya. Hindi dahil sa init sa paligid, kundi dahil sa kamay ni Isabel na nanatiling nakahawak sa likod niya. Hindi na lang yun masyadong pinapansin ni Altea. Mas lalo na ito ang atensyon nila kay Altea na maglakad sila ni Isabel sa gitna. Kilala si Isabel sa larangan ng negosyo at sa ilang taong nakakasama nila ito, sa mga itong event, kanin lang ito nagkita na may kasamang babae at hindi lang basta isang babae, kundi isang magandang babae. Nag-aagaw ito ng atensyon sa ibang binata mga negosyante rin. Nakahinga na lang na maluwag si Altea nang bitawan na siya ni Isabel sa likod niya dahil may mga kausap na ito. Nang may dumana isang waiter, kumuha si Altea ng isang wine. Konti lang naman para matanggal ang hiya niya. Sanay naman na siya sa mga itong event dahil senator ang ama niya sa Pilipinas. Pero hindi ganitong event, lalo na't international. It's nice to see a beautiful young lady tonight. Wika ng isang American man. Naagaw naman na atensya ni Isabel nang marinig niyang sinabi ng lalaki kay Altea. Kaya nilingon niya ito at biglang naging blanco na naman ang mukha niya. Hinapit Isabel ang bewang ni Altea para ilapit sa kanya. Napalingon tuloy si Altea sa boss dahil sa gulat. Matik pa siyang out of balance dahil nakahilt siya tapos hihilahin lang. Buti na lang naalalan siya kagad ni Isabel. Napatikim na lang ang binata na laki na makita si Isabel. Mr. Montero, aniyang tila nahihiya na. Yes, I am. Mas talo hinigpitan ni Isabel ang pagkakahawak sa bewang ni Altea kaya napapalunok na lamang si Altea. Masyado siyang apektado sa mainit na balat ni Isabel. Napatingin ang lalaki sa kamay ni Isabel na nakapit sa bewang ni Altea, kaya bahagya siyang umatras sa katipid ng nitian si Isabel. Good evening, Mr. Montero. You are with this beautiful lady? Pagtutukoy niya kay Altea. Isn't it obvious? Malamig at blanco niyang saad kaya kunwaring tumawa ang binata. I am just asking. You have a gorgeous muse tonight. Have a nice night to both of you. Nakangiti niyang wika saka umalis na para iwasan si Isabel. Napakunot na lang na noo si Altea. Gaano ba kakilala sa industriyang ito ang boss niya? Halos lahat ng mga bisita sa event na ito, kilala siya at mukhang kinatatakutan. Nilingon ni Altea si Isabel pero napaiwas din kaagad dahil bagyang dumampi ang labi niya sa baba ni Isabel. Blanco lang naman ang mukha ni Isabel at hindi alintana ang pagdampi ng labi ni Altea sa baba niya. Lumayo naman na si Altea dahil masyado siyang naiilang. Sekretary lang siya dito kaya para saan ang paghawak-hawak sa niya ng boss. Hindi naman nasabi nito na magiging muse muna siya for tonight. Nakita ni Altea ang waiter na may dala na namang wine. Kukuha sana siya pero naalala niyang mababa nga pala ang tolerance niya sa alak. Baka pagsisiyan pa niya kinabukasan kung anong ginawa niya ngayong gabi. Nang magsisimula ng event, napalingon siya sa taong kumawak sa braso niya, ang boss ng panya niya. Hinila ni Isabel ang isang upuan saka inalalayan sa pag-upo si Altea. Hindi mo iisipin na sekretary at boss ng relasyon nilang dalawa dahil sa kinikilos sa Isabel para sila magkasintahan. Stay here, I'll be back later. Bulong niyang ikinatango na lang ni Altea. Napapangiti na lang si Altea ng mga naiwan din na kasama niya sa lamesa. Are you Mr. Montero's girlfriend? Tanong ng isang babae na nasa mid-40s siya. Bahagya naman natawa si Altea dahil sa tanong sa kanya. I am not. I am just a secretary, ma'am. Magalang yan saan. Wow, really? We know Mr. Montero's for years and we all know that he was a man secretary. He has never taken a girl to event so we thought you were his girlfriend. Nahihiyang tumawa si Altea. Kung magbo-boyfriend din naman pala siya, bakit kay Isabel pa? Naubot ng sungit. Hindi lang sila magkakasundong dalawa. No, ma'am. I am not his girlfriend. Nakangiti niyang sagot na kinatango lang ng mga ito, pero may mga katalungan pa rin sa isipan nila. Kilala nila sa Isabel at nasanay sila ng lalaki ang kasama niyang sekretary. Kung bakit naman kasi siya pang sinama kung si Diego naman pala ang palagi nitong kasama sa mga event katulad nito. Napatingin sa harapan si Altea at mukhang kanina pa nagsasalita ang boss na doon habang may pinapaliwanag sa nakaprojector. Hindi niya na napakinggan simula uno dahil sa mga katanungan sa kanya ng mga kasama niya sa lamesa.
Narinig niya na lang pagbag ng mga guest din dito sa sinasabi ni Sobel pero wala siya na intindihan. Ang alam lang niya, kailangan ng boss niyang makuha ang deal ngayong gabi kasama ng mga bigati mga investors din from different countries. Masyado yata makapangyarihan ang lalaking ama ng kanyang anak. Gwapo naman talaga si Sobel. Hindi mo maikakailalan ng lakas ng appeal nito. Pero ang ayaw ni Altea ang ubod ng sungit ito na parabang palaging galit at parabang may kaaway araw-araw. Saka anong mali niya sa pagkataon ni Sobel? Paano kung may sarili na pala tong pamilya? Hindi niya ilalagay sa isang komplikadong sitwasyon ng anak niya. Dahil tahimik na silang mag-ina na namumuhay kahit silang dalawa lamang. Pinapanood na lang ni Altea si Sobel pero ang laman ng utak niya ay nasa anak. Namimiss na niya ito at gusto niya itong mayakap. Iniisip niya kung kamusta na ba ito at kung nakakain ba siya na maayos at makakatulog ba siya. Napabuntungan niya na lang si Altea. Rinig niya na lang ang palakpakan sa paligid niya pero hindi niya yung napansin dahil si Chester ang iniisip niya. Anong oras kaya sila makakauwi? Gusto niya sana matawagan ang anak bago ito matulog. You're really good, Mr. Montero. You never disappoint us. Pagpupuri pa ng mga nakakasalubong ni Isabel. Ganun na rin sa mga kasama nila sa lamesa pero si Altea nakayoko ng ulo at nilalaro ng mga daliri niya na tila naboboring na sa nangyayari sa event. Naupo naman na si Isabel sa tabi ni Altea. Have you eaten? Umiling naman sa kanya si Altea kaya tinawag ni Isabel ang waiter para maghain na makakain nila sa lamesa. Are you bored? Bulong niya sa tenga ni Altea na nagbigay ng kiriti sa kanya. No sir. Sagot niya sa kainangat ang ulo at umayos sa pagkakaupo. May iniisip lang ako, dagdag pa niya. Napataas naman ang kilay ni Isabel saka ulit sa bahagyang lumapit kay Altea. If you're thinking about your boyfriend, not now, Miss Altea. You will see him in another day. Malamig na naman itong saan. Gustong batukan ni Altea ang boss niya pero pinigilan niya ang sarili niya. Kampat din talaga ang boss niya eh. Anong boyfriend? Eh wala nga siyang boyfriend na dapat niyang isipin eh. Anak, meron pa. Napairap na lang sa hangin si Altea at dumating ng pagkain nilang dalawa ni Isabel, kumain na siya. Bahala dyan ang boss niya. Isipin niya kung ano gusto niyang isipin. Ayaw niya na lang magsalita dahil kapag nasimulan niya na magsalita, wala nang tigil yon at magtatalo lang silang dalawa. Kumain naman na rin si Isabel at hinayaan na si Altea. Hindi niya alam kung bakit nag-iinit ang dugo niya sa tuwing tungkol sa lalaki pinag-uusapan nilang dalawa ni Altea. Dahil kapag kay Frida, wala siyang pakialam kahit sino makasama nitong lalaki. Hindi pa ba natatapos ang event? Umalis na silang dalawa doon. Hindi naman na rin kasi kailangan si Isabel doon dahil tapos na siya. Ang akala ni Altea, uuwi na sila dahil inaantok na siya. Pero nagtataka na lang sila napatingin kay Isabel nang tunguhin itong exit ng hotel. Where are we going, sir? Hindi niya na mapigil ang tanong. Napahinto na lang silang dalawa sa paglalakad nang may humintong sasakyan sa harapan nila. Binuksan ni Isabel ang isang pintuan sa kanya senyasan si Altea na sumakay pero nag-aalinangan siya kaya maayos siyang hinarap ni Isabel. You will see later, aniya. Hindi na nagreklamo si Altea dahil baka hindi pa tapos ang trabaho nila ngayong gabi. Sumakay na rin si Isabel sa tabi niya. Itinoon na lang Altea ang paligid niya sa labas. Napakaganda rin na lugar ang Singapore. Mukhang hindi nga uso sa kanila ang traffic eh dahil hindi masyadong loaded ang daanan. Marami rin nagtataas ang building sa paligid at napakaliwanag. Nakatitig naman si Isabel kay Altea na abalang pinagmamasdan ang paligid sa labas. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ito ginagawa sa ibang babae. Parang gusto nilang pagsisiyan ang ginawa niya at bumalik na lang sila sa hotel pero pinagpatuloy na lang nilang pagtahak sa daanan. Nang makarating sila sa isang tourist attraction sa gabi, huminto ng sasakyan. Namamanghang nakatingin sa paligid sa Altea. Nagulat na lang siya na nasa harapan niya si Isabel at pinagbuksan siya ng pintuan. Let us relax for a moment, aniya. Lumabas naman na si Altea. May mga ilan ngayon din tao sa paligid pero nahihiya siya dahil silang dalawa lang ni Isabel ang kakaibang suot. Halatang kagagaling lang sa isang event. Naupo silang dalawa sa isang bench. Isang ilog naman nasa harapan nila at nagreflekto ng mga nanginginig na mga ilaw. Kitang-kita mo rin sa harapan ang magagandang building. Yumakap sa kanilang malamig na simoy ng hangin na nanggaling sa tubig. Napakaganda ng gabi, punong-puno ng mga bituin ng kalangitan at napakalakit bilog na bilog din ang buwan. Nakitang-kita mo rin sa ilog. Napapangiti na lang si Altea. Mukha nakalimutin na ang sarili dahil puro na lang anak ang iniisip niya. Hindi niya na nagagawa masyal na mag-isa kahit sa gabi dahil may anak siyang iniisip niya. Ilang taon sa nakulong sa isang bahay kasamang anak. It's so beautiful.
Nais at tinig at paslaro siya namangha na may sumunod-sunod na putok sa kalangitan at kumalat ang napagan ng iba-ibang kulay gawa ng mga fireworks. Namamangha niyang pinanood ang mga ito dahil napakaganda, lalo ng paiba-ibang shapes ito at kulay. Nakatitig naman si Isabel kay Althea na nakangiti habang nanonood ng fireworks. Bahagya pa nakaawang ang bibig ni Althea. Hindi naman siguro masamang isipin mo ang sarili mo minsan. Naipilig na lang ni Isabel ang ulo niya, saka pinanood na rin ang mga fireworks. Wala sa bokabularyo niya salitang pag-ibig o pagmamahal. Hindi uso sa kanya yon. Siguro gusto na lang din makapagpahinga saglit. Naitaon lang na si Althea ang kasama niya ng gabi. Ang ganda! Wika pa ni Althea. Yeah! Tanging sagot ni Isabel. Isilandal niya ng likod niya sa upuan at nanood na lang din ang mga fireworks. Nanatili silang dalawa sa lugar na yon. Napakasarap din sa balat ng simoy ng hangin pero malamig na yon kay Althea dahil sa suot niya, lalo na sa likod. Pansin ni Isabel ang pagkakayakap ni Althea sa sarili niya, kaya inalis niya ang coat niya saka inilagay sa likod ni Althea. Napalingon tuloy si Althea dahil sa ginagawa ng boss. Okay lang naman po ako, sir. Aniya rito, just put my coat here. Wika niya saka iniwas ang paningin kay Althea at muling ibinalik ang paningin sa harapan niya. Nahihiya namang inayos si Althea ang coat. Nagbigay na ito ng init sa katawan niya, kaya mas lalo niyang enjoy magandang tanawin. May mga ilang tao na rin nakatambay sa railings para panoorin ang fireworks. Napapangiti na lang si Althea kapag may nakikita siyang kompletong pamilya. Naalala niya tuloy ang anak. Kung nandito lang yun, panigurado magugusto niyang fireworks. I hope someday he can see fireworks too. Ano niya sa isipan niya? Gustong gusto ng anak ng fireworks pero sa malayo lang niya napapanood ang mga to. May isang oras din silang nanatili sa lugar na iyon at nang unti-unti na nag-alis ng mga tao ay tumayo na rin sa Isabel. Saka niya nilahad ang kamay niya sa harapan ni Althea para tumayo na ito. Nahihiyang inabot ni Althea ang kamay ng boss dahil baka kapag hindi niya ito pinansin ay kagalit pa ni Isabel. Sumakay na sila sa kotse sa kamaring tinahak ang daan pabalik ng hotel. Nakaramdam naman ng kaunting kaginhawaan sa dibdib si Althea. Gusto niyang sa susunod na manonood siya ng fireworks kasama niya ng anak niya. Mukhang okay naman si Isabel eh. Medyo masungit lang talaga minsan. Baka pinaglihis sa sama ng loob. Nang makarating silang dalawa sa loob ng kwarto nila, nilingon ni Isabel si Althea. Have a good night, Althea. Malumanay nitong saad. Napalingon tuloy si Althea dahil bihira lang naman magsalita sa malumanay ang boss niya. Nagsalubong tuloy ang mga mata nilang dalawa. Sa inyo rin po, sir. Thank you for tonight. Yoko niyang wika, saka sunod nang tumaligod. Kinakabahan talaga siya kapag nag-uusap sa dalawa ng boss sa malamanay na boses. Para kasing nasasanay na siya sa laging galit at malamig na tinig ng boss. Napapailing na lang si Althea. Baka stress na talaga siya minsan. Ani pa ni Althea sa sarili niya. Inayos siya ng sarili saka nagbihis ng pantulog para makatulog na. May ngiti sa labi siya natulog. Nasa isang magarbong restaurant naman sila ngayon dahil sa kamiting ni Isabel na isa ring negosyante. Tahimik lang nakaupo si Althea sa tabi ni Isabel. Kailan pa ba talaga siya rito? Kasi wala naman siyang ginagawa bukod sa makinig at maupo lang sa tabi ng boss. Siya lang ang babae sa pwesto nila dahil at sila ay puro lalaki na. Namangha na lamang si Althea nang malaman niya ang pinag-uusapan pa na nila ngayon ay ang tungkol sa deal. Nakuha ni Isabel ang deal kagabi. Usapang negosyo at mukhang isa itong malaking project para kay Isabel. Mukhang magaling nga talaga siya pagdating sa larangan to. Bata pa si Isabel pero natatalot siya ang ibas man sa katatanda sa kanya. Namamangha na lang sa kanya si Althea dahil ang bilis naman. Sa isang gabi lang nakuha niyang deal at ngayon pag-uusapan nila kaagad ang tungkol dito. That's all, Mr. Isabel. Have a nice flight when you go home. Nakangiting wika ng matanda. Lahat ng mga kasama ni Isabel ay iba-ibang lahi. Nagtatayo na lang din si Althea nang tumayo mga kausap ni Isabel. Thank you to all of you too. Have a nice day. Nakangiting saan nito saka nakipagkamay. Pangiting-ngiti na lang din sa kanila si Althea. Your girlfriend is so gorgeous, Mr. Montero. I am sure she's your lucky charm, but we have to go. Dagdag pa na isang matanda. Hindi nilang nakapagsalita si Althea at naiiwas na ang paningin niya. Bakit ba palagi siyang pinagkakamalan ng girlfriend ng boss niya? Tsaka kung girlfriend siya nito, bakit naman sasama pa siya sa ganitong usapan? Masyado namang praning. Silang dalawa na lang ang naiwan dito. Rinig naman ni Althea ang pagtawag ni Isabel sa waiter. Can you please clean this and serve us another food? Maotoridad niyang utos na mabilis namang sinunod ang lalaki. Do you have something that you want to eat? Tell me and I will tell it to the waiter. Baling niya kay Althea na nasa malayo ang tingin. Anything will do, sir. Thanks.
Sagot niya. Sinabi na lang ni Zobel ang mga order niya sa lalaki, saka sila naghintay. Fix all the papers I need later. I have a meeting again in the hotel. Utos na naman sa kanya ni Zobel. Ano pa nga bang bago? Kailangan niyang sundan ang iniuutos sa kanya. Makakauwi na kaya sila bukas kung marami pang mga meetings na dinadaluhan ng boss niya? Kating-kating na talaga siyang umuwi para makita ng anak. Naalala niya na naman na hindi pa pala niya ito natatawagan. Ni hindi niya man lang nakamusta kung okay lang ba ito. Baka kasi may magawa pang anak niya na hindi sinasadya. Ikagalit pa ni Daniela. Let's eat and have a rest after this. Sa gabi ko pa naman kailangan ng mga papeles. Muling tumango na lang si Althea sa kanya. Nang dumating ng mga order nila, tahimik na silang kumain. Pansin ni Zobel na tila hindi mapakali si Althea, pero hindi niya natin tinanong. Gusto na talagang matawagan ni Althea ang anak niya kahit makamusta man lamang ito. Kahit na sinabi ni Zobel na magpapahinga muna si Althea, ginawa niya ng mga dokumentong kailangan ni Zobel. Ayaw niya maghabol siya ng oras mamaya dahil kilala niya na ang boss. Ayaw niya sa mga hindi nagagawa ng on-time ang mga trabaho nila, kaya mas magandang matapos dito na maaga at mamaya na siya magpahinga. Naiwan na mag-isa si Althea sa loob ng kwarto nila ni Zobel. Dahil si Zobel may pinuntahan na naman. Hindi naman na tinanong ni Althea tungkol doon. Dahil kung kailangan naman ng boss niya, isinasama siya or sinasabihan siya. Baka this time hindi niya kailangan ng kahit sinong kasama. Itinoon ni Althea ang atensyon niya sa mga gawain niya. Excited na siyang sumikat ang araw bukas dahil bukas sa Pilipinas ulit siya at makikita na niya ang anak niya. Ano ba ang kulang? Tanong pa niya sa sarili niya habang tinitingnan ang mga papeles. Inisa-isa niya namang i-check ang lahat at tumakita niyang okay ng lahat, napainat na lamang siya. Nangangalay din siya sa ilang oras ng pagtatrabaho ng mga ito. Mahirap din pala maging sekretarya dahil halos dibutin mo na lahat ng trabaho. Uminat pa si Althea at napahikap pero napaayos din kaagad ng upo na makita niyang boss sa diretso nakatingin sa kanya habang nakasandal sa pintuan. Ano bang ginagawa niya dyan? Kunot na upang tanong ni Althea sa isip niya. Blanco lang ang ekspresyon ng mukha ni Zobel habang nakasandal sa pintuan at nakapamulsa pa ang dalawa niyang kamay. Kanina ka pa ba dyan, sir? Nahihiyang tanong ni Althea. Hindi naman. Sagot niya sa kaamaysan ng tayo at nilapitan na si Althea. Are you done with these papers? Yes, sir. Okay na po lahat ng to. Inayos na ni Althea ang mga papel saka iniabot kay Zobel ang mga ito. Naupo si Zobel sa sopa, nakatapat ni Althea. Saka niya tinignan na mga gawa ni Althea. Nagpatango-tango na lang si Zobel na makita niyang okay naman ang lahat. Okay, good. You're not going with me tonight. Just stay here. Aniya saka tumayon at pumasok na sa loob ng kwarto niya. Napangiti naman si Althea dahil may oras siya para makausap ang anak. Wala rin ang boss niya kaya wala makakarinig sa kanya. Ayaw ni Althea ipalamsa kahit kanina lang may anak siya. Humiga na muna siya sa may kama niya para makatulog kahit isang oras lang. Masakit na rin kasi ang ulo niya dahil sa pagtatrabaho rin niya. Kahit konting pahinga lang, okay na sa kanya. Kahit na senator ang ama niya sa Pilipinas, may iba't iba itong negosyo at gusto pa rin niya maging independent. Gusto niyang itaguyod ang anak niya sa sarili niyang pagod at pera na hindi umaasa sa kahit kanino. Paalis na sana si Zobel na mapansin niyang wala sa sala si Althea. Kumatok siya na ilang beses sa kwarto ni Althea pero walang sumasagot sa kanya. Kaya binuksan na niya yon at pumasok. Madilim na sa loob ng kwarto ni Althea dahil lumubog niyang araw. Isilindi ni Zobel ang ilaw ni Althea pero bumungad sa kanya ang tulog na dalaga sa kama habang nakadapa pa. Pansin ni Zobel na bukas pa ang bintana at nakatas pa rin ang mga kortina kaya sinarado ni Zobel ang mga bintana at ibinaba na rin ang mga kortina. Malamang dalala ng pagod kaya mahimbing na nakatulog si Althea. Isilindi ni Zobel ang lampshade sa gilid ni Althea at sa kanya pinatay ang ilaw sa buong kwarto. Hindi niya na inabala ang pagturo ng dalaga saka siya lumabas para magtungo na naman sa isang meeting niya. Sa sobrang pagod ni Althea, nagising na siya ng nag-aagaw dilim sa labas. Kita niyang nakasindi ng lampshade sa gilid niya at sarado na rin ang mga bintana. Mabilis niyang kinuha ang cellphone sa gilid at alas 6 ng hapon. Napasarap palang tulog ko. Aniya pa sa sarili saka bumangon na para maligo. Hinapon na siya dahil ang akala niya, magigising din siya after 1 hour kanina. Pero 2 oras siya nakatulog. Paglabasan ng kwarto niya, hindi niya na makita ang boss niya. Baka lumabas na ito para sa meeting niya. Sinuklay niya ang buhok niya sa kainayos ng sarili. Excited pa niyang kinuha ang cellphone niya para matawagan ang anak. Nakakaisang ring pa lamang sinagot na kagad ito. Hello, mommy. Bungad ka agad sa kanya kaya napangiti si Althea. Hi, baby. How are you? I'm fine po.
I'm waiting for your call yesterday but you did not call me. Are you okay, Mom? Nakonsensya naman si Althea. Ginabi na sila kagabi kaya hindi din siya tumawag. Dahil alam niyang tulog naman na ang anak. I'm sorry, baby. Mommy is just busy yesterday kaya hindi ako nakatawag. Now I can talk to you while I'm not busy. Don't worry about me, Mommy, because I'm fine here. Behave lang ba ang baby ko dyan? Of course po. Chester is behave po dito. You can ask Yaya po to know. When are you going home, Mom? I miss you so much. Narinig lang ang napakalambing na anak. Nakakawala na ng pagod. Siguro ay pagpapasalamat na lang rin niya kay Sobel ang pag-iwan sa kanya ng isang Chester. Siguro may dahilan na lahat kung bakit dagdag po pang landa sila ng isang gabi. Mommy will go home tomorrow. I miss you too, baby. Kumain ka na ba? Not yet po. How about you po? How's Singapore, Mom? Excited niyang tanong sa ina kaya excited na rin magkwento si Althea sa anak niya. Lumabas si Althea ng kwarto nila para mapakita ni Althea ang view sa labas ng hotel sa anak through video call. Singapore is beautiful too, baby, like New York. Tahimik at parang bihira sa gulo. There's a lot of beautiful places too. Pagkukwento pa niya habang naglalakad. Wala na naman si Zobel kaya siguro okay lang na lumabas siya saglit at bumalik na lang mamaya. Marami pang kinakwento si Althea tungkol sa mga nakikita niya sa Singapore. At bakas naman ang saya sa tinig ng anak dahil tila nai-imagine niyang kinakwento sa kanya ng ina. Papasok na sana si Zobel sa elevator pabalik ng kwarto nila na makita niyang lumabas naman si Althea sa kabilang elevator kaya hindi na siya tumuloy. Kunot noon niyang sinundan si Althea habang may kausap sa cellphone niya. Nakangiti si Althea at bakas ang saya sa mukha niya. If I have time, we can go here too, baby, so you can see what Singapore looks like. Ani niya pa. Nagulat na lang si Althea na may biglang humablot ang cellphone niya kaya tinignan niya kung sino iyon. Kunot noon niyang tinignan ng boss niyang hawak-hawak na ngayon ang cellphone niya saka pinatay ang tawag. What do you think you're doing, sir? Sigaw niya rito. Kinakausap niya ang anak at baka kung ano pa lang isipin ng anak niya dahil pinatay niya ito ng tawag. Give me back my phone, sir. May diing wika ni Althea. Kung napagpapasensya niya ang boss niya ito ng mga nakaraang araw, ibang usapan niyo ngayon dahil bigla na lang niyang hinablot ang cellphone ko. Masyado na nakakabastos. I told you to stay in your room, Miss Althea. What are you doing here? Talking to your boyfriend and describe what Singapore looks like? Hello pang natawa sa Zabel. We're here for work, Miss Althea, if you forgot about that. Hindi kita isinama rito para mamasyal, did you get that? May bahid na rin ang galit itong saan. Si Althea naman ngayon ang hilaw na natawa. Matatalim ang mga tingin ni sa boss sa kanya at mangkukunin sana ang cellphone nang mas ilayo pa yun ni Zabel sa kanya. Pwede ba, sir? Hindi kasama sa trabaho ko ang pagkuha niya ng cellphone ko. Hindi ba't pahinga ko na ngayon kaya gagawin ko kung anong gusto ko? Pinapakilaman yung privacy ko. Oo, boss kita at sekretary mo lang ako pero sana naman, bigyan niyo ako ng oras. Nakikita niyang may kausap ako, hindi ba? Tapos kukunin niyo ang cellphone ko sa kanya papatayin kung kausap ko? Sir, may respeto ka pa ba sa empleyado mo? Hindi niya mapigilang hindi magalit. Mas naro namang nag-DM ang baglang ni Sabel dahil sa mga sinasabi ni Althea. You know nothing in Singapore. Kung gusto mo naman pala makausap ang boyfriend mo, sana ginawa mo na lang sa kwarto mo, Miss Althea. Hindi mo kabisadong lugar at hanggang oras pa ng trabaho mo, you are not allowed to talk to anyone. May diin niyang saad na mas nalang kinatawa ni Althea. Oras pa ng trabaho ko? Sir, hindi na oras ng trabaho kaya give me back my phone. Pinipilit ni Althea hindi magalit. Remember this, Miss Aldiente. You are not allowed to flirt with anyone when I'm around. Huwag kang malandi. Diretsong wika ni Zabel. Nabilis naman lumanda sa mga luha ni Althea dahil sa masakit na salita galing sa boss niya. Masyado naman siyang hinusgahan. Hindi porket may nangyari sa kanila ilang taon nakakalipas, hindi siguro yun sapat na dahilan pero yun ang iisipin sa kanya. Mapait na umiti si Althea habang diretso nakatingin sa mga mata ni Zabel. Sa kaya ito tinalikuran dahil masyado masakit ang binitawang salita ng boss niya. Naikon na lang na Zabel ang kamao niya dahil sa inis sa sarili. Kahit kailan talaga hindi siya marunong magpigil ng galit. Kung ano nang lumalabas sa bibig niya kapag galit. Mariin niyang naipikit ang mga mata at gusto na lang niyang sanang hayaan na mapag-isa sa Althea pero hindi pa rin kaya ng konsenso niya dahil alam niyang sumusobra siya ngayon. Nanikip naman ang dibdib niya nang maalala niya ang paglandas ng mga luha ni Althea kanina. Dahil alam niyang nasaktan niya ang damdamin ng dalaga. God damn it! Inis niyang saad sa kamabilis salundan kung saan pumunta si Althea. Marami pa naman taong nagkalat sa paligid at labas-pasok pang iba kaya hindi na alam kung saan nagpunta si Althea. Mabilis na pinalis si Althea ang mga luha niya pero wala pa rin tigil sa paglanda sa mga luha niya dahil masyado masakit ang binitawang salita ni Zabel.
Hindi siya malandi at wala siyang ibang ginagawang masama para makatanggap ng ganong klaseng salita mula sa isang lalaki. Damn him! Inis niyang sigaw. Wala na siyang pakialam sa mga taong nakakakita sa kanya. Wala na siyang pakialam kung saan napatungo ang mga paa niya. Ang gusto niya lang ay ang mapag-isa. Gusto niyang igisigaw ang galit sa dibdib niya. Sumasobra na ang boss niya. Masyado na siya. Hindi dahil may nangyari sa amin, ganun ang iisipin niya sa akin. Damn him! He took my virginity that night tapos sasabihin niya walandi ako? Sino siya para husgan ako? Sino siya para pagsalitan ako ng ganun? Sino ba siya? Inis niyang sigaw sa isipan habang walang tigil sa pagdulo ang mga luha niya. Nanlalabo ang paningin niya dahil sa walang tigil niyang pagluha. Wala siyang karapatang husgan ako. Wala siyang karapatang kontrolin ang buhay ko. At wala siyang karapatang pagsalitan ako na akala mo'y hawak niya ang buhay ko. Hindi niya ako pag-aari. Hindi mo ako pag-aari, Montero. Humihikbi na siya ngayon at napakasakit na nararamdaman niya sa dibdib niya. Para siyang hindi makahinga. Nadilim na ang tinatahak niya pero wala siyang bahid ng takot. All she wants is to be alone. Gusto niyang umiyak na umiyak. Napapagod na rin siya at marahil na siyang iniisip tapos dalitik pang boss niya na sobra kumakapanghusga ng tao. Wala nang tigil ang pag-iyak niya. Gusto niya lang na umuwi at yakapin ang anak. Ganong klaseng babae ba ang tingin sa kanya dahil lang sa may nangyari sa kanila ilang taon na nakakalipas? Hindi niya naman sinasadya makapasa sa maling kwarto dahil ilong-ilo na siya ng mga oras na yun. He is an asshole. He is a jerk. Damn him! Sa isipan niya na lang sinisigaw ang lahat kaya mas nalang sumasakit ang lamunan niya dahil sa pagpipigil niya sa galit niya. Sa iyak niya pero kahit napigilan niyang hindi umiyak, kusa pa rin tumutulo ang mga luha niya. Alam niyang hindi na siya bata pero umiyak, pero masyado nakakasakit ang damin ang sinasabi sa Isabel. Patuloy lang ang paglilakad ni Althea sa madilim na lugar na iyon. Malakas siya napasigaw na makarinig siya ng malakas na tunog. Tunog baril. Nilibot niyang paningin pero wala siya makita dahil masyado madilim. Tanging isang streetlight lang nagbibigay ng liwanag sa pwesto niya ngayon. Naparunok na lang siya at takmang aris na sana na mapaupo siya sa gulat at takot na may magsindi ng mga ilaw. Ilaw na nanggagaling ngayon sa mga motorsiklo. Napatingin sa gilid niya sa Althea. Hindi niya na alam na isa palang bakanteng pwesto ang katapat niya kung saan may mga ilang kalalakihan. Dahan-dahan nilingon ni Althea ang ulo niya sa taong nakabalugta na sa sahig. Napatakip na lang siya sa bibig niya dahil nagkalat ng dugo sa sahig at alam niya nag-aagaw buhay ng isang lalaki. Kita pa naman niyang gumagalaw ito pero baka hindi ito palampasin ang mga lalaking to. Muling napalunok si Althea dahil nasa kanya ng paningin ng lahat. Mas dalong binalot ang takot ang buo niyang pagkatao nang umisi ang isang lalaki. We didn't know that we were having a guest tonight. Wika nito sa kanilapitan si Althea. Dahan-dahan namang umatras si Althea kahit na nakaupo siya sa sahig. Gusto niyang tumakbo pero nanginginig ang mga tuhod niya at parang ayaw nang gumalaw. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanya sa lugar na to. Wala na siyang ibang inisip kundi si Isabel. Umaasang sana ililigtas siya nito ngayon. Ayaw niyang iwan pa ang anak. Masyado pa itong maliit pero ano nga bang magagawa niya? Ano ba ang pakialam ni Isabel sa kanya? Mas dalang pinanghihinaan ng love si Althea dahil alam niyang walang pakialam sa kanyang boss at kung sakaling dito na matapos ang buhay niya, pero lang may tatapat sa kanya at malaya at maganda pa rin ang buhay ni Isabel. Napapalunok na lang si Althea, lalo pa nasa harapan niya ng isang lalaki may hawak na baril. Too bad. You are so beautiful lady but you saw the crime we committed. Nakangising wika ng lalaki. Well, we can play with her tonight. What do you think, boss? Tila may pagnanasang lalaking nasa harapan ni Althea. Mukhang ito nga ang boss dahil sa tawag sa kanya. Wika ng isang lalaki sa lalaking nasa harapan ni Althea. Mukhang ito nga ang boss dahil sa tawag sa kanya. Gustong magsalita ni Althea pero maging ang bibig niya ay nanginginig na. Hinawakan ng lalaki sa magkabilang balikat si Althea sa kasiyasapin itang pinatayo. Tiningnan ni Althea mga lalaki nandito sa lugar na ito at nasa sampu silang lahat. Paano siya makakatakas sa kamay ng mga ito lalo pat baka sa kanilang kasamaan? Malamang hindi siya palalampasan ng mga ito lalo pat wala man lang bakas sa pag-aawa sa kanya dahil mas bakas sa mukha man nila ang pagnanasa. Mukhang gaya niya, dayo rin ang mga ito sa Singapore dahil iba mga mukha nila. Please, let me live. Nanginginig na wika ni Althea. Mahina lang pagkakasaad niya dahil sa naramdaman niyang takot. Tila naiihi na rin siya dahil baka magaya siya sa mga lalaki na katali ngayon at hindi na masisikatan ang araw kinabukasan dahil ngayong gabi na ang katapusan nila. Napaangat ang tingin si Althea nang hawakan siya ng lalaki sa baba sa kasapit itang inangat iyon. Para siyang natutuyuan ng laway sa kakalunok niya. Nangihina pa rin ang mga tuhod niya. Can you make us happy tonight?
wika nito. Hindi bobo si Althea para hindi niya makuha ang ibig sabihin ng mga to. Mga anak ang isinirin sa kanya, mga lalaki. She's beautiful. Really beautiful. Maybe you taste so good. Wika para isang lalaki nasa likuran ng boss nila. Muling tumulo ang mga luha ni Althea na ikinangisi na naman ng lalaki may hawak-hawak sa kanya. Shh! Don't cry. We haven't done anything to you yet. Pagpapatahimik sa kanya. Pero buong katawan ni Althea nanginginig na. Napailing-iling si Althea. Alam niyang di rin siya palalampasin lalo na tawitness niyang isang krimen. Hindi niya ito bansa kaya hindi siya pakikialaman ng bansang ito dahil hindi na siya sagutin ang batas nila. No, please. Pagmumakaawa niya. Naayoko na lang ni Althea ang ulo niya nang ilalapitan ng boss nilang mukha nito sa kanya. Puro tawanan na lang narinig niya mula sa mga ito. Pakiusap, wag. Pakiusap pa niya. Ramdam niya ang pagingan ng lalaki kaya naipikit na lang niya mga mata niya dahil alam niyang wala siyang kawala at wala siyang magagawa. Isang malakas sa sipang narinig niya at sa isang iglap lang, bumagsak na sa sega isang lalaki na sa harapan ni Althea. Napasigaw pa siya dahil sa gulat. Babagsak na sana si Althea sa sahig dahil sa panghihina ng mga tuhod niya nang may humawak sa bewang niya para alalayan siya ng sagayon, hindi siya tuluyang bumagsak. Don't you dare touch this woman dahil sa kamatay na haharapin mo. Damn you! Bakas ang galit sa boses ito. Naimuratan ni Althea ang mga mata niya ng pakiramdam niya ligtas na siya sa bisig ng kusin ng mga lalaki na kayakap sa kanya. Tila wala na namang intindi ng mga lalaki sa sinabi ni Isabel sa panghuli. Sir Isabel, mahina niyang wika rito. Salubong ang mga kilay ni Isabel at ang gaapoy sa galit ang dibdib niya. Gusto niyang durugin ang mga ito sa pamamagitan ng mga kamaon niya. Boss! Sigaw pa ng mga kasama nito na lalaki dahil bumagsak siya sa sahig. Hilaw na natawa ang lalaki at napangisa na lang siya saka tumango. Inilagay ni Isabel si Althea sa likuran niya. Saka niya hinarap ang mga lalaki na handa nang matake sa kanya. You chose the wrong person, man. You should not be here. Matigas itong sad kay Isabel pero walang makakapantay sa nararamdamang galit ito. Lalo pa na makita niya si Althea kanina kasama ng lalaking tinawag nilang boss. Kumukulo ang dugo niya ng muntik halik-halikan ng lalaki si Althea at mas lalo namuo ang puot sa dibdib niya na makita niya mga luha ni Althea. You will regret this night. You won't see the beautiful sun tomorrow. It's a big mistake that you lay your hands on her. Taste my wrath. Galit na galit niyang saad. Hindi mo na siya makikilala. Tila ba ibang-iba na siya sa dati niyang itsura? Oo, masungit na siya at parating galit pero ibang-ibang aura niya ngayon. Kahit sino makabangga niya may tatakot at manginginig ang katawan. Maging si Althea nakaramdam ng takot kay Isabel, tila iba na siyang tao. Para bang isang taong sanay na kumitil sa buhay ng ibang tao. Hindi mo mababakas ang takot sa mukha niya at handa nang harapin ang kamatayan. Hindi niya alintan ang hawak na makalbalil ng mga ito. Gumisi ang masalaki. To be fair to you, we will not going to use our guns. Mayabang na wika ng lalaki na mas ikinangisi naman ni Isabel. Maling, hinaman mo pa siya. Put your gun down. Utos ng boss nila sa kahinarap si Isabel. Napahawak na lang si Althea sa braso ni Isabel. Hindi mo sila kakayanin. Let's just escape, please. Pakiusap niya pero dahang-dahan nila si Isabel ang mga kamay ni Althea sa braso niya. Don't worry. Walang mangyayari sa ating dalawa. I promise. Pangako niya rito. Can you do me a favor? And I promise makakalis tayo rito. Kahit na nag-aalinlangan si Althea kung makakalis nga ba sila, tumango na lang siya kay Isabel. Close your eyes. Don't you ever open it at hintayin mong hudyat ko. Mabilis na tumango si Althea. Iginilid pa siya ni Isabel para kung sakali, hindi siya tamaan. Now Althea, close your eyes. Sigaw niya sa kamabilis sinugod ng mga lalaki, nakatingkatin ang pabagsakin si Isabel. Natatakot man si Althea, sumunod na lang siya sa sinabi ng boss. Ipinikit niya ang mga mata niya habang nasa may sulok. Bago pa man sigurin ni Isabel ang mga lalaki, may pinindot na muna siya sa relo niya. Relo niyang aakalay mo ordinary lamang pero hindi. Mabilis naman ang pagkilos sa Isabel. Tila ba isa siyang ninja sa taas ng mga talon niya para pabagsakin ng mga lalaki. Nang mahawakan siya ng dalawang lalaki, mabilis siyang tumalon. Saka umikot sa ere para mabitawan siya ng mga ito. Bakas sa kanya ang pagkasanay sa mga away pero hindi yun sapat pang ilarawan ang galing niya sa pakikipaglaban. Isa siyang professional sa bawat kilos niya. Wala niyang hirap na pinipilit ang ulo ng isang lalaki na siyang tumagos kaagad sa buhay niya. Kaya mas lalo nagkit-kit sa galit ang mga kasamahan niya. Para lang nakikipaglaro ng habulan si Isabel sa ginagawa niya. Muli siyang mabilis na tumakbo. Patungo sa pader sa kanya ginamit ang buo niyang lakas para tumalon.
Umikot pa si Eret bago pa man siya makatapak sa sahig. Sinipan niya na sa ulo ng dalawang lalaki. Naikayom ng pinakabagong boss nilang kamao niya dahil sa angking galing ni Zabel sa pakikipaglaban. Nang muling mahawakan si Zabel, inalis niyang coat, saka niya ay pinilupot sa leg ng lalaki at muli niyang pinilipit na siyang tumapos sa buhay niya. Ilang buwan din siyang hindi napasabak sa kahit anong labanan, kaya ito ng pinaka-exercise si Zabel. Napalingon si Zabel sa pwesto ni Althea nang marinig niyang malakas sa pagsigaw nito. Damn it! Mura niya na makita niyang hawak-hawak ni si Althea sa leeg niya ng isang lalaki habang may hawak itong baril. Lima na nakabulag na sa sahig. Lima na lang din silang natitira at baka sa kanila ang pagod. Pero tila walang kapaguran si Zabel. Althea! Mahina niyang tawag sa panganan nito nang itutok na ng lalaking hawak ng baril sa sentido ng dalaga. Ano ang mangyayari kay Althea ngayong hawak siya ng isa sa mga armadong lalaki? Mailigtas kaya siya ni Zabel? Pagkatapos na nangyari, mag-iba kaya ang tingin ni Althea kay Zabel? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.